ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang kapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang Alternative Learning System ng Department of Education ay naghahandog sa inyo ng isang palatuntunang pang-radyo sa araw na ito. Maghahatid sa inyo ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na aralin. Araling dapat matutuhan. Araling huhubog sa iyong kinabukasan. ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Sir Alvin B. Manalang, ALS Mobile Teacher mula sa Guagua West District. Ma'am Marisa Fajardo from Lubao East District. Edmeline E. Fajardo from Guagua West District. Kami po ang inyong mga teacher anchor sa umagang ito. Maghahatid kami ng kaalaman sa anumang sulok ng Pampanga. Narinig po tayo sa buong Pampanga at sa mga karatig bayan. Ito ang inyong para lang panghimpapawid sa ALS. Nagagalak kami na magkakasama na naman tayo sa ating aralin sa pamamagitan ng radyo. Makakasama nyo kami sa loob ng isa't kalahating oras. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, narito po muna ang ilang paalala. Kayo ay nakikinig sa programa ng ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM, ang istasyong magmalasakit at lulugod karing tao. Ubo, lagnat at hirap sa paghinga, ilan lamang ang mga ito sa mga sintomas ng COVID-19, isang sakit na nakamamatay. Subalit, maaari pa rin itong iwasan. Gumamit ng face mask kung lalabas ng bahay. Siguraduhin natatakpan ng mask ang ilong at bibig, lalo na kung may ubo at sipon. Takpan ang iyong ilong tuwing uubo at babahing gamit ang malinis na tissue o loob ng siko. Iwasang dumura sa paligid. Itapon ng maayos ang ginamit na tissue at mask sa basurahan. Ugaliing maghugas ng kamay sa loob ng 20 segundo o higit pa gamit ang sabon at tubig o alcohol-based hand sanitizer. Tiyaking isang metro ang layo mula sa ibang tao. Gawin ito tuwing lalabas ng bahay o kapag pupunta sa mga matataong lugar tulad ng palengke, grocery, bangko at iba pa, lalo na sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon o sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Kailangang magsuot ng mask sa loob ng bahay, lalo na ang mga taong may sakit, para hindi makahawa. Isang paalaala mula sa Philippine Red Cross, Department of Health, ALS Pampanga, at nang himpilang ito.
Muli po tayong nagbabalik sa ating palatuntunang AL sa Radyo Guagua 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Ang oras po natin ay ganap ng 7 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Muli, bago po natin simulan ang ating pag-aaral, i-check po muna natin ang mga sumusunod. Kayo ba ay nakapag-agahan na mga learners? Maraming nakikinig na mga learners ngayon. Yes po, ma'am. Okay, nasa komportabling lugar ba kayo para sa inyong pakikinig? Ay, dapat lang. Kasi para pag merong importanteng isusulat, at least nasa komportabling lugar sila. At makakapakinig po sila ng maayos. Okay, isa pa, nakahanda na ba ang inyong mga ballpen, notebook, at activity sheets na inyong gagamitin ngayong araw? Yan ang mga importante pa. Opo, yes. Noong nakarampong araw, pinamigay po natin yung mga activity sheets. Yes, advance yan, no, sir? Okay, 2 days before. Mm-hmm. Tapos, kayo ba mga bata ay nakapagbanyo na? Importante rin yan, ma'am. Oo, ma'am. Baka mamaya sumusulat eh. Opo. Bigla silang maihing. Kung nagawa na ninyo lahat, handa na tayo para sa mga panibagong aralin. Opo. Pagkatapos makapakinig ng episode na ito, ang mga mag-aaral ng alternative learning system ay inaasahang... Una, ipaliwanag ang ating kasalukuyang gawi sa pagtatapo ng basura. Okay. Tukuyin ang ilang negatibong epekto ng basura. Pangatlo, ipaliwanag kung paano pagbubukod-bukurin ng maayos ang basura. Susunod naman, ipaliwanag kung ano ang pagre-recycle. At ang panghuli, ipaliwanag ang mga pakinabang ng pagre-recycle. Ano ang napansin mo kapag pumupunta ka sa palengke? Ano ang nakikita mo sa mga lugar at squatter? Nakikita mo bang may mga nakatambak na basura sa tabi ng daan? Isa lamang ito sa mga palatandaan ng problema natin sa basura. Nakaugnay ang basura sa mga salik tulad ng pagdami ng tao, urbanisasyon, diwastong pagtatapo ng basura at kakulangan sa pagpaplano ng pamamahala sa basura. Tinutukoy ang basura na dahilan din ng iba pang mga problema tulad ng pagbaha, epidemya, polusyon sa hangin at tubig. Paano natin malulutas ang problema sa basura? Paano natin gagawing kapaki-pakinabang ang basura? Makakalikha ba tayong muli ng bagong bagay mula sa basura? Okay, nahahati ang pag-aaral na ito sa tatlong aralin. Ito ang mga sumusunod. Una, pag-unawa sa ating problema sa basura. Pangalawa, pagbubukod-bukurin ang basura. Pangatlo, ano ang pagre-recycle? At yung huli natin, episode 30, Bulate, Sagot sa Basura. Okay. So alam lang po natin para matugunan yung sa bas problema basura. Natin sa basura yung pag-recycle na normal, no, ma'am, pagbubukod-bukurin, no. Oo. Pero meron din po pala tayong ibang paraan sa pag-recycle. Yes, at mamaya malalaman niya. Okay. Pag napakinggan na nila yung dula natin. Yes. Okay. So bago tayo dumako sa ating unang aralin, balikan muna natin ang nakaraan nating pag-aaral. Sa nakaraan nating episode na kahit gaano kadami, no? Nalaman natin ang mga sumusunod. Una, nakilala ang mga bilang. Pangalawa, napag-iba-iba ang tambilang o digit at ang bilang. Pangatlo, natukoy ang place value ng isang tambilang sa ibinigay na bilang. Pang-apat, naisagawa ang pagdaragdag ng mga buong bilang ng hanggang 3 tambilang. Pang-lima, nagamit ang kaalaman tungkol sa pagdaragdag at pagbabawas upang malutas ang pang-araw-araw ng mga suliranin. Nung nakaraan nating episode, tungkol yun sa mathematics. Yes. Yes. Pagdaragdag at pagbabawas. Yes. Pag-multiply din. Okay. Yes. Okay. So, bago natin umpisa ng ating pag-aaral, sagutin muna natin ang mga tanong na ito
na nasa inyong mga activity sheets na. Yes. Malalaman dito kung gaano na ang alam mo sa paksang tatalakayin natin, ang paksa natin ngayon ay ang pagre-recycle. Yes. No? So, sa inyong mga activity sheets, bilugan ang letra ng pinakamahusay na sagot. Ayan, mga nasa... Nasa kanila na yan, no, sir? Meron na kopya. Uulitin namin, babanggitin namin ang dalawang beses ang tanong para... Mas maliwanag. Mas maintindihan. Okay. Unang tanong. Alin sa sumusunod ang pangunahing dahilan ng ating problema sa basura? Letter A. Kulang ang mga pamilihan para sa mga produktong nare-recycle. Letter B. Paparaming aktibidad ng mga tao dahil sa paglaki ng populasyon. Letter C. Kulang ang pagtuon pansin sa kalinisan ng katawan. Letter D. Kulang ng teknolohiya upang makatulong sa maayos na pagtatapon ng basura. Uulitin ko, alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan ng ating problema sa basura? Letter A. Kulang ang mga pamilihan para sa mga produkto. Letter B. Paparaming aktibidad ng mga tao dahil sa paglaki ng populasyon. Letter C. Kulang ang pagtuon pansin sa kalinisan ng katawan. At letter D. Kulang ng teknolohiya upang makatulong sa maayos na pagtatapon ng basura. Number 2. Alin sa sumusunod na pahayag tungkol sa nakalantad na tambakan ng basura ang hindi totoo? Letter A. Maaring dumaloy sa mga sapa at lawa ang mga nakakalasong material mula sa mga tambakan ng basura. Letter B. Makadumi sa mga pinanggagalingan ng tubig ang mga nakalantad na tambakan ng basura. Letter C. Magiging dahilan ng pagkakasakit ng mga basurero pati na ang mga taga-komunidad na malapit sa mga nakalantad na tambakan ng basura. At letter D. Napapakinabangan ang mga bakanteng lote kapag ginagawang tambakan ng basura. Uulitin ko. Number 2. Alin sa sumusunod na pahayag tungkol sa nakalantad na tambakan ng basura ang hindi totoo? Letter A. Maaring dumaloy sa mga sapa at lawa ang mga nakakalasong material mula sa mga tambakan ng basura. Letter B. Makadumi sa mga pinanggagalingan ng tubig ang mga nakalantad na tambakan ng basura. Letter C. Magiging dahilan ng pagkakasakit ng mga basurero pati na ang mga taga-komunidad na malapit sa mga nakalantad na tambakan ng basura. At letter D. Napapakinabangan ng mga bakanteng lote kapag ginagawang tambakan ng basura. Okay. So number 3. Kapag magtatapon ng basura, importante ang blank. Letter A. Pagbukurin ang mga basurang nabubulok or biodegradable at di nabubulok or non-biodegradable. Then letter B. Pagsamasamahin ang mga basura sa isang supot para maiwasan ang paggamit ng ilang plastic na supot. Letter C. Durugin, paliitin at pitpitin ang mga basura. Letter D. Sunugin ang mga basura. Ulitin ko, yung pangatlo. Kapag magtatapon ng basura, importante ang blank. Letter A. Pagbukurin ang mga basurang nabubulok or biodegradable at di nabubulok or non-biodegradable. Letter B. Pagsamasamahin ang mga basura sa isang supot para maiwasan ang paggamit ng ilang plastic na supot. Letter C. Durugin, paliitin at pitpitin ang mga basura. At letter D, sunugin ang mga basura. Ikaapat na tanong. Ang mga bagay na nabubulok ay blank. Hindi nabubulok ng husto kahit kailan. Letter B, may re-recycle. Letter C, hindi nasusunog. Letter D, nabubulok sa natural na paraan. Ang mga bagay na nabubulok ay patlang. Hindi nabubulok ng husto kahit kailan? Letter B. May re-recycle? Letter C. Hindi nasusunog?
At letter D, nabubulok sa natural na paraan. Panglimang katanungan, alin sa sumusunod ang bagay na nabubulok? Letter A, supot na plastic. Letter B, bote. Letter C, gulong ng goma. Letter D, kaliskis ng isda. Uulitin ko, alin sa sumusunod ang bagay na nabubulok? Letter A, supot na plastic. Letter B, bote. Letter C, gulong ng goma. At letter D, kaliskis ng isda. Pang-anim na katanungan, alin sa sumusunod na pahayag tungkol sa pagre-recycle ang hindi totoo? Letter A, nakakabawas ng pagpinsala ng kapaligiran ang pagre-recycle. Letter B, nagagamit ng husto ang mga rekurso sa pamamagitan ng pagre-recycle. Letter C, ang pagsusunog at pagliliit ang pangunahing proseso ng pagre-recycle. At letter D, paikot-ikot lamang ang proseso ng pagre-recycle. Ulitin ko, ang pang-anim na katanungan ay alin sa sumusunod na pahayag tungkol sa pagre-recycle ang hindi totoo? Letter A, nakakabawas ng pagpinsala ng kapaligiran ang pagre-recycle. Letter B, nagagamit ng husto ang mga rekurso sa pamamagitan ng pagre-recycle. Letter C, ang pagsusunog at pagliliit ang pangunahing proseso ng pagre-recycle. At letter D, paikot-ikot lamang ang proseso ng pagre-recycle. Okay, nasa ikapitong tanong na tayo. Alin sa sumusunod ang pinakamahusay na solusyon sa problema sa basura? Letter A, ugaliin ang pagre-recycle ng mga gamit na bagay. Letter B, linangin ang crab mentality. Letter C, itapon ang mga bagay sa palagay mo'y hindi mo kailangan. At letter D, magtipid ng enerhiya. Ulitin ko, alin sa sumusunod ang pinakamahusay na solusyon sa problema sa basura? Letter A, ugaliin ang pagre-recycle ng mga gamit na bagay. Letter B, linangin ang crab mentality. Letter C, itapon ang mga bagay na sa palagay mo'y hindi mo kailangan. At letter D, magtipid ng enerhiya. Pangwalong katanungan, kinapapalooban ng patlang ang pagre-recycle. Letter A, paggamit muli, pamimigay at kung maaaring pagpalit ng mga basura. Letter B, pagkatapon ng mga bagay na hindi mo na gagamitin. Letter C, pagliliit, pagdurog at pagpipit ng basura. At letter D, pagbabaon at pagsusunog ng basura. Uulitin ko, kinapapalooban ng patlang ang pagre-recycle. A, paggamit muli, pamimigay at kung maaari pagpalit ng mga basura. Letter B, pagtatapon ng mga bagay na hindi mo na gagamitin. Letter C, pagliliit, pagdurog at pagpipit-pit ng basura. At letter D, pagbabaon at pagsusunog ng basura. Okay, yung pangsiyam na katanungan, alin sa sumusunod ang hindi pakinabangan ng pagre-recycle? Letter A, mas maiksi ang panahon at kaunting pera ang nagagamit. Letter B, napepreserba ang mga likas na yaman. Letter C, mas maraming bubuksan na landfill o mababang lupang tambakan ng basura. At letter D, nababawasan ang trabaho ng mga basurero. Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang hindi pakinabangan ng pagre-recycle? Letter A, mas maiksi ang panahon at kaunting pera ang nagagamit. Letter B, napepreserba ang mga likas na yaman. Letter C, mas maraming bubuksan na landfill o mababang lupang tambakan ng basura. At letter D, nababawasan ang trabaho ng mga basurero. Okay, ang huling katanungan, ito na. Kapag ni-recycle ang basura, magiging ano ang mga ito? Letter A, nagagawang mga bagong hilaw na material. Letter B,
nagagawang bagong basura. Letter C, nagagawang bagong basurahan. Letter D, pinaliliit lamang para madaling itapon. Ulitin ko, kapag nire-recycle ang basura, magiging ano ang mga ito? Letter A, nagagawang mga bagong hilaw na materyal. Letter B, nagagawang bagong basura. Letter C, nagagawang bagong basurahan. Letter D, pinaliliit lamang para madaling itapon. Ayan, natapos na natin. Pero, kamusta ang pagsasanay, mga bata? Ayan, nasagot mo ba o nasagot ba ninyo nang tama ang bawat item? Ayan, sasagutin. Yes, sinasagot yan. At chechekin ni teacher. Yes, ma'am. Ayan. So, ginawa po natin yun, inaalam po natin kung ano yung tinatawag nating prior knowledge or yung schema. Yes. Yung schema. So, sigurado akong nakakita ka na ng basura sa maraming lugar sa bansa na di ka nais-nais tingnan. Sa mga kalye, bangketa, mga island ng kalsada, at mga kanal. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga problema natin sa basura, pati na ang mga kadahilanan at epekto nito. Ayan po. May isa lang nakatanungan dito. Bakit tayo nagkakaproblema sa basura? Yes. No, bakit tayo may problema sa basura? Ayan, nakaalamin natin ngayon. Okay. Pero kasi no, yung kasabihan, tinapon na basura, yung kasabihan no? Nga, no, kung ano yung tinapon mo, siya ring babalik sa iyo. Kaya gusto ko yung advertisement na pinakita noon na nagtapon siya ng basura, tapos nung umulan at bumagyo, bumalik sa kanya yung basura. Okay, so maraming salik ang nagiging dahilan ng ating problema sa basura. Unang-una sa mga salik na ito ay ang pagdami ng tao. Sa paglaki ng populasyon, dumarami ang mga aktibidad ng tao na nasa mga syudad katulad ng Metro Manila o Metro Cebu. Halimbawa, tingnan yung mga shopping mall. Nakadepende at lumalago ang mga shopping mall sa bilang ng mga tao na pumapasok at namimili dito. So syempre pag marami yung pumapasok doon, ma'am, marami yung production, no, marami yung lalo na sa mga restaurant noon, sir. Oh, ma'am. Yes. Okay. So hindi lamang ang mga tindahan ang makikita sa mga shopping mall, kundi pati na rin yung mga kainan at libangan. Yes. Kasama na din dun yung mga tambak-tambak na basura sa iba't ibang aktibidad na ginagawa sa mall. Mm-hmm. O kakain ka, itatapon mo. Pagkatapos, yung pinagkainan, yun. Oh, yan. Okay, alam na. Yes. Bibili ka, tapos itatapon mo. Pagkatapos, yung mga plastic at papel na supot na pinaglagyan ng pinamili mo, tapon na lang sa basura. Yes. Ganun pa rin. Oo. At dahil sa kulang o di napag-ukulan ng pansin, no, at nabigyan ng tamang impormasyon ang pagtatapon ng basura, nauwi sa di kanais-nais tingnan ang nalikha ng mga basura na makikita sa mataong lugar. Gaya halimbawa nung sa syudad nga, no? O diba, sabi mo nga kanina, pagka kumain ka, lalo pat marami na yung pumunta sa mall. Yung iba nga dyan, no, meron ng basurahan, sir. Alam mo ba, yung ginagawa nila, isinisiksik sa sulok. Yun ang naalala ko dati nung pumunta dun sa isang mall, ma'am. May mesa. Yung pinagkainan, hindi naman dun yung kainan. Oh. Dun lang sila kumain. Tapos nilang kumain, umalis na sila. Iniwan lang nila yung pinagkainan nila. Ayun. Pero nakakahiya din, sir. Lapit-lapit na lang, sir, ng basura. Okay. Mayroon din katanungan dito, sir. Saan napupunta ang ating basura? Saan nga ba, ma'am? Oh. Yes, no? Sa ngayon, responsibilidad ng pamahalaang munisipal o opisina ng mayor ang pagkolekta ng basura sa siyudad o munisipalidad. Mm-hmm. Karaniway, kinokontrata ang mga pribadong kumpanya para magkolekta at magtapon ng basura. Mm-hmm. Nagpapadala ng mga truck sa ating mga lugar ang mga kumpanyang ito upang mangolekta ng basura. Mm-hmm. Napakaraming basura ang nakokolekta araw-araw. Mm-hmm. Sa Maynila lamang, mahigit na 500 truck. Dami, no? Mm-hmm. 500 truck ang napupuno ng basura araw-araw. Araw-araw, mm-hmm, yan eh, ma'am. Mm-hmm. Dinadala sa mga landfill ang mga basurang nakokolekta sa bawat syudad o munisipalidad. Isang halimbawa ng landfill ng Metro Manila ay ang Carmona, Cavite. Mm-hmm.
Alam mo ba kung saan ang pinakamalapit na landfill ng inyong basura? Ay, yes. Ako yeah, alam ko. Ayan. Sa atin, sa atin yun. Oh, ano ba tayo nakaka-survive sa araw-araw na Alam mo, buti yung mga ano natin dito, yung mga nanunungkulan eh, very supportive naman sila pagdating sa kalinisan, paghakot ng basura. Tuwing kailan na po ba yung pagkuha ng basura sa inyo, ma'am? Sa amin, Miyerkules, ganyan. Minsan twice a week. Kaniman, tatlong beses. Twice a week? Ano, Monday, Wednesday, tsaka po Friday yung pagkuha. Kung kinakailangan, nire-request din naman kay Mayor, pagka kunwari may occasion, di ba? So, darami yung basura nun. Yes. Eh, paano pag naiwan yung basura? Halimbawa, schedule nila, Webes, tapos hindi na ilabas itatabi yung basurahan. Itatabi mo muna ulit, sir. Eh, pagdating ng basura, alam mo yung kwento ko, sir, ha? Iya, ano na? Nung nakaligtaan yung basura namin. Ayoko, ma'am. Okay. Okay, so alamin kung saan dinadala ang basura sa inyong komunidad. Buti sa amin na. parang alam na namin, no? Alin pang mga komunidad ang nagtatambak ng kanilang mga basura sa lugar na ito? May alam ka ngayon kung gaano kadaming basura ang nalilikha? Sa malalayong lugar ng probinsya, hindi ganyan kalaki ang problema sa basura dahil walang truck na nangongolekta sa mga ito. Pagsusunog ng basura ang karaniwang ginagawa. Yun yung karaniwang gawi sa mga probinsya. Yes. Gayunman, may ilan ding mga masamang epekto ito. Halimbawa, lumilikha ng lason na gas na carbon monoxide ang mga nasusunog ng mga produktong gawa sa plastic na nagiging sanhi ng lason sa hangin. Mabawal yun, may susunog, ma'am. Diba, ma'am? Kadalasan sa mga probinsya o sa mga baryo, lalo na kapag hindi bigay yata nakapag-collect ng basura. Oo. Ang ginagawa ng iba, nagsusunog na lang. Oo, sinusunog. Eh, okay lang sana kung ibabaw na lang sa lupa yung mga biodegradable. Eh, hindi. No, plastic, yes. Iba-iba sinusunog. Yung amoy nun, sir. Tapos, yung usok sa hangin, ma'am. Correct. Yun ang nakakasama sa katawan natin. Yes po. Pero alam nyo kung marunong sana talaga sa pagbagay, makukuha natin mamaya, sa pag-segregate, eh walang ganong basura na makukolekta. Ganun pa man, no? Kinukolekta ang basura sa iyong bahay, di ba? Kasama ang basura ng inyong buong siyudad o munisipalidad. At dinadala sa mga bukas na tambakan ng basura na sabi nga natin, merong lugar. Yes, open dump site. So, pero kawawa din naman yung malapit na bahay doon. Sa may tambakan ng basura, yung health kasi nila, di ba? Dapat may materials and recovery. Ay, yes. MRF, no, sir. Okay. Hey. Paano kung sabihin ng pamahalaan na gagawing isang bagong tambakan ng basura ang bakanteng lugar na malapit sa ayun inyo? Na, yung nabanggit ko pa lang kanina. Okay. Papayag ka ba o hindi? Isulat ang inyong opinion. Magbigay ng mga dahilan sa inyong sagot. Ayan. Ayan. So, isusulat nila yung opinion sa mga activity sheets po nila. Ayan, pakaisipin nyo mga learners, ha? Okay. Ayan. So, malamang hindi ka papayag sa planong yun. Sino bang gustong maging tambahan ng basura ang katalimbating lote? Maraming basura, maraming langaw. Ay, totoo yun. Okay. So, karamihan sa mga tao, ayaw na magkaroon ng mga landfill o tambakan ng basura sa kanilang lugar. Dahil sa usapin ng kalusugan na nabanggit kanina ni ma'am, maaaring maging dahilan ng kontaminasyon ng tubig sa ilalim ng lupa ang mga tambakan ng basura o mga landfill. Mula dito'y maaaring tumagas sa mga lawa at sapa ang mga nakalalasong material. Sa sandaling makontamina ang lason ang tubig sa ilalim ng lupa, napakahirap at kung minsan'y imposible ng linisin ito. Sa hinaharap, mapupuno ang kasalukuyang mga tambakan ng basura. Ayaw ng mga tao na magkaroon ng ganito sa kanilang lugar. Kaya nga, importanteng lumahok ang lahat sa paglutas sa problema ng basura. Ay, yes. O, huwag nating sabihin, ay, wala akong pakialam dyan. Hindi sana po ganoon, ano? Kasi pag hindi mo pinakialaman, ay, yun, lalala at walang mangyayari. So, sa ganoon, no, bukod sa mga landfill, may naisip pa ba kayong ibang mga problema na idinudulot ng basura? Yes, isa ulitin natin, ano? Bukod sa mga landfill, may naisip pa ba kayong ibang mga problema na idinudulot ng basura? Isulat ang mga ito sa inyong activity sheet, mga learners, ano? Okay. Ayan. Maaaring makabara sa mga kanal ang basura na magiging dahilan ng pagbaha.
Tama. Makakadumi ito ng tubig sa gripo at irigasyon sa patubig. Nakakapatay ng mga isda sa mga lawa at ilog at makakapinsala ng ekosistem. Bukod sa nakakalason, magiging dahilan din ito ng maraming sakit na dulot ng mga peste na naaakit tulad ng mga lamok at langaw, mga daga, ipis at ng iba pang peste. Makakapasok sa inyong bahay ang mga pesteng ito at dudumihan ang inyong kinakain. At panghuli, sinasakop ng mga landfill para sa basura ang mahahalagang lupain na dapat sana'y magamit sa pagsasaka at produksyon ng pagkain. Okay. So, ang dami-dami nating nabanggit tungkol sa mga epekto ng basura, no, ma'am? Correct. So, sigurado, sir, pang maraming basura, marami ding mga daga, mga langaw, mga... At maraming magkakasakit doon, yes, sa tabi. So, sa ating mga learners, sa inyong activity sheet, isulat kung ano pa yung mga naiisip ninyong mga masamang epekto. Mm-hmm. Maliban sa mga nabanggit namin, ha? Magbigay o mag-isip pa ng ibang masamang epekto ng basura at isulat sa inyong mga activity sheets. Yan. So, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala. Kayo ay nakikinig sa programa ng ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM, ang istasyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Magandang araw! Ikaw ba ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Gusto mo bang mag-aral sa bakante mong oras? Gusto mo bang makatapos ng pag-aaral at makahanap ng trabaho? Kung gayon, mag-enroll na sa ALS. Ang Alternative Learning System o ALS ang tutulong sa iyo. Ano nga ba ang ALS? Ito ay programa ng Department of Education na naglalayong matulungan ng lahat ng nahinto sa pag-aaral ng elementary at high school na makapagtapos ng pag-aaral. Nakatutulong din ito sa pagtuturo ng basic literacy sa mga kababayan nating may kapansanan, out-of-school youth, o may kakulangang pinansyal. Ano-ano ang mga benepisyo na maaaring ibigay sa iyo ng programang ALS? Una, kung ikaw ay makapasa sa accreditation and equivalency test, ikaw ay mabibigyan ng diploma sa elementarya upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa junior high school at certificate of completion naman sa junior high school bilang katibayan na maaari ka nang magpatuloy sa senior high school. Pangalawa, magiging daan ng ALS upang maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa kolehiyo para makamit mo ang iyong mga pangarap. Pangatlo, nag-aalok ang ALS ng mga skills training at livelihood program sa pakikipagtulungan sa TESDA upang ikaw ay makahanap ng trabaho o magsanay sa mga non-formal at formal training programs. Paano mag-enroll sa ALS? Para magpalista, pumunta sa pinakamalapit na Learning Center ng ALS Guagua West District o pumunta sa inyong barangay hall. Maaari ring mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page o tumawag at mag-text. Wala pong bayad ito. Para sa elementary, dapat ay 12 years old pataas at 16 years old pataas naman para sa high school. Ganun lang kadali. Sa Alternative Learning System, pag-asa ang hatid namin. Tara, enroll na! Nagbabalik po kami sa ating programang ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, tandaan natin sa kalakhan ang sa kalakhan ang paglaki ng populasyon ang dahilan ng ating problema sa basura na nakadagdag naman ng mga aktibidad ng mga tao. Pagkatapos makolekta ang basura sa inyong bahay, dinadala ito sa mga tambakan ng basura.
sa malalayong lugar ng probinsya. Karaniway sinusunog ito. At maaaring ang basura ang magiging dahilan ng maraming problema tulad ng pagbaha, pagkakasakit at pagkapinsala ng kapaligiran. Mm-hmm, tama 'yun. 'Di ba? Yes. Okay, so kanina sa Aralin 1, tinalakay natin ang ating kasalukuyang problema sa basura. Gayunman, hindi sapat na alam lamang natin kung ano ang problema. Ang pinaka-importante ay malaman natin kung ano ang gagawin natin kaugnay dito. Tama. Sa araling ito, uumpisahan nating alamin kung ano ang ating gagawin at kung paano tayo makakalahok sa paglutas ng problema ng ating basura. Para makatulong sa problema ng ating basura, ang unang dapat mong malaman ay kung paano pagbubukod-bukorin ang iyong basura. Ito yung segregation. Napaka-importante sa bahay pa lang, dapat simulan na. Okay. Ang ibig sabihin ng pagbubukod-bukod ay ang paghihiwa-hiwalay o paggugrupo ng mga laman ng inyong basurahan. Dapat, bago ka magtapon, paghiwa-hiwalay. Oh, yes. Yung bote, bote. Oo, yung mga ganon. Mm-hmm. So, sa palagay mo, bakit natin kailangang pagbukod-bukirin ang ating basura? Isulat ang mga dahilan kung bakit ito kapaki-pakinabang, mga learners. Ano? Ulitin natin. Sa palagay nyo, bakit natin kailangang pagbukod-bukirin ang ating mga basura? Isulat ang mga dahilan kung bakit ito kapaki-pakinabang. At ang susunod na katanungan, paano mo paghiwa-hiwalayin ang iyong basura? Paano? Paano mo paghiwa-hiwalayin ang iyong mga basura? Yeah, tama yun. Mm-hmm. Okay, so sa ibang, ano ma'am, sa ibang mga bahay ang ginagawa nila doon, kapag papel, papelahal. Kapag bote, bote. Tsaka yung mga nabubulok, pinagsama-sama. Oh, yung minsan, kapag yung mga nabubulok, binabaw nila sa lupa, ginagawa nilang mga compost. Yes. Ay, yung mga bote, pwedeng ipagbili yun, di ba? Tsaka yung mga papel, sir. Tapos yung mga plastic, plastic na bote, ma'am, ginagawa nilang taniman. Correct, correct. Mm-hmm. Alam nyo, alam natin yan. Kaya lang, siguro, hindi naman po lahat, no? May katamaran lang yung ibang bata, ganun, para, di ba, pag pinagtatapon nila yon, wala lang. Susit lang sa sako, ganun. Yes po. Okay. Hindi po sila aware dun sa pagsasegregate. Yes. Okay. Importanting iwa-hiwalay natin ang mga basura dahil makakatulong ito sa pagtukoy kung aling mga bagay ang maaari pang magamit. Dapat gawin ang dalawang hakbang na ito. Ang unang hakbang, igrupo ang mga basura sa dalawa, nabubulok at di nabubulok. Ang basurang nabubulok o yung tinatawag nating biodegradable ay maaaring madurog o mabulok ng husto sa natural na paraan, gawa sa papel, kahoy o mga katulad ng mga bagay na ito. Ilang halimbawa ay ang talaan ng numero ng telepono, papel, dumi ng hayop, dahon, maliliit na sanga at tira-tirang pagkain. Ang mga di nabubulok na material o non-biodegradable sa isang banda ay ang mga hindi nabubulok sa natural na paraan. Hindi rin ito lubos na nawawala kapag sinusunog. Halimbawa, ang mga bagay na gawa sa plastic, kahit ibaon mo yan, aabot yan ng isang daang taon. Hindi yan matagal. Matagal bago matunaw. Mm-mm. Mga bakal, salamin at goma. Yes, ayun. Pero nasubukan mo na bang maghukay sa lupa? Nakakita ka na ba ng basag na salamin, plastic na supot, lata, at iba pa na nakabaon sa lupa? Di nabubulok ang mga bagay na nakikita mo. Hindi nabulok ang mga ito kaya nakabaon pa rin sa lupa. Madaling mabulok ang tira-tirang pirasong gulay, panis na kanin, at iba pang pagkain at halaman. Gayon din, natutunaw at nagkakahiwa-hiwalay sa natural na paraan ang mga bagay na gawa sa papel tulad ng kahon ng pizza, talaan ng numero ng telepono, at mga dyaryo. Nabubulok ang lahat ng ito. Sa kabilang banda ng listahan, no, hindi kailanman mabubulok ang mga bagay na gawa sa plastic, na katulad ng nasabi natin kanina, tulad ng mga supot, pang-grocery, ballpen, pinaglagyan ng juice, tsinelas na goma, aluminyo tulad ng kaldero at kawali, at bote ng
iba't ibang soft drinks. Yes. So pagkatapos mong ihiwalay ang basurang nabubulok sa di nabubulok, ang pangalawang hakbang ay igrupo ang mga bagay na gawa sa magkakaparehong materyal. Tandaan na gawa sa papel o iba pang nabubulok na materyal ang mga bagay na nabubulok. Maaaring gawa sa plastic, bakal, salamin o goma ang mga bagay na di nabubulok. Narito yung mga halimbawa. Halimbawa ng mga nabubulok na bagay: papel, karton, bond paper, dyaryo, talaan ng numero ng telepono, lumang sulat, at iba pa. Ito pa yung mga iba pang nabubulok: maliliit na sanga, tira-tirang pagkain, tira-tirang pirasong gulay, basura mula sa hardin. Yung damo-damo, no? Yes, yun ang mga nabubulok. Narito naman yung mga bagay na di nabubulok. Okay, yung plastic, yung supot pagkatapos mong mag-grocery, yung mga laruan, lalagyan ng tubig, baso at iba pa. Yun yung mga plastic. Yung mga bakal at aluminyo naman, ito yung lata ng soft drinks, delata, kaldero, kawali, yero at iba pa. Yung mga salamin, na bintana, yung bombilya, ne? Yung mga salamin na yung mga bote. Okay. So mayroon din dito yung goma, yung gulong ng mga sasakyan, no, sir. So subukin mo pang pagbukod-bukirin ang mga nasa listahan mo batay sa material na gawa ang mga ito. Yan. So, hindi natatapos ang ating mga trabaho sa paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Okay. Pagkatapos pagbukod-bukurin ng mga basura, ang dapat nilang gawin ay pumili ng angkop na lalagyan para sa mga ito. Tama. Maaaring ilagay ang mga ito sa mga lata, sako, supot at iba pa upang mapadali ang malinis at mahusay na pagdadala, pag-iimbak, pangongolekta at pagbiyahe nito. Okay. So, ngayon naman, alamin natin ang inyong mga natutunan. Dalawang sagot ang kinakailangan mong isulat sa bawat bilang. Una, ikaklase kung nabubulok o di nabubulok ang basura. Susunod, ikaklase ang basura ayon sa kung anong material gawa ito. Gawa ba ito sa papel, plastic, goma, salamin o bakal? Yan. So, ika-classify nila, no? Ayan, meron silang kopya, no, sir? Okay. Ayan, sige. Unang bilang, sige, ma'am. Yung lumang magazine, ayan. Ano ba to? Anong klase? Nabubulok ba to o hindi nabubulok? Saan gawa? Okay. Pangalawa, bote ng gamot, nabubulok o di nabubulok? Yan, okay. Sige. Anong material gawa ito? Okay. Pangatlo, basag na salamin. Yes. Pang-apat, yung baso. Pang-lima, bola. At pang-anim, kaldero at kawali. Sigurado ako, alam nila. Alam yung mga sagot. Kaya, tandaan natin, no? Dapat pagbukod-bukurin ang basura. Maaaring nabubulok o di nabubulok ang mga ito. Nadudurog ng gusto ang mga nabubulok na bagay. Hindi nadudurog ang mga di nabubulok na bagay. Isa pa, dapat hiwa-hiwalay ang basura ayon sa material na gawa ng mga ito. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala. Kayo ay nakikinig sa programa ng ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM. Ang istasyong magmalasakit at lulugod karing tao.
Okay, nagbabalik po kami sa ating programang All sa Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, sa pangalawang aralin natin, nalaman mo kung paano ang maayos na pagbubukod-bukod ng basura. Isa lamang bahagi ng pagre-recycle ang pagbubukod-bukod nito. Isang proseso ang pagre-recycle kung saan magagamit muli ang mga bagay. Ang tanong, ano ang iyong pagkahulugan sa simbolo ng pagre-recycle? Ulitin ko, ano ang iyong pagkahulugan sa pagsisimbolo ng pagre-recycle? Ano ang pagre-recycle? Nangangahulugan ang simbolo ng pagre-recycle ng pag-iikot-ikot. Bakit? Dahil nakapaloob sa pagre-recycle ang mga gawain para maging posibleng magamit muli ang mga bagay. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pangangailangang kumuha ng mga hilaw na materyal mula sa kapaligiran upang makalikha ng bagong bagay. Sa madaling sabi, wala palaging naitatapong basura o bagay. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing na pagre-recycle ang isang halimbawa ng mga gawaing nakakasustini. Okay, paano ka ngayon nagre-recycle? Pinapalooban ang pagre-recycle ng una, muling paggamit ng bagay hanggat po pwede pa. Ang muling paggamit ng mga produkto ay nagpapahaba ng buhay ng mga bagay sa mga ito. Sa gayon, naantala ang kahuli-huliang pagtatapon sa mga ito. Ang muling paggamit ay maaaring manghahulugan ng pagkukumpuni, paghuhugas, muling pagpipinta, at iba pang tulad nito. Sa katunayan, kung gusto mong maging tagapagtaguyod ng pagre-recycle, pwede kang tumangging bumili ng mga bagay na hindi mo magagamit muli o pwede kang pumili ng mga bagay na magagamit mo muli. Mas gugustuhin mo ang mga lalagyang pwedeng isauli tulad ng mga bote ng soft drinks at dapat agad ito na isasauli. Maaaring gusto mo ring bumili ng mga produktong segunda mano dahil nangangahulugan ito na hindi ka gagamit ng mga bagong bagay at makakatulong ka pa sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Okay. So tingnan ang inyong mga basurahan. Alin dyan ang magagamit mo pang muli? Kunin ang mga bagay na ito, linisin at pag-isipan kung paano mo muling magagamit ang mga ito. Naririto ang ilan pang mga ideya kung paano mo muling magagamit ang mga bagay sa iyong bahay. Yung mga plastic na supot pang grocery. Kapag pagkatapos mong mag-grocery, gamitin ang mga ito kapag mamamalengke kang muli. No, so ibig sabihin, linisin mo lang, itupi mo ng maayos para pag namalengke kang muli, magagamit mo ito. Ipansapin mo ang mga ito sa mga basurahan at ipansupot ang mga ito sa mga bagay na itinatago sa bahay. So yung mga plastic, no ma'am, pwede nating gamitin muli. Yes. Halimbawa yung mga basura natin, pwede nating ilagay doon sa mga plastic na ginamit natin. Para hindi na tayo bumili ng garbage bag pa. Okay. Ito naman yung mga basyong boteng plastic na inumin. Punuin ang mga ito ng buhangin at gamitin pangharang sa pintuan. Okay. O, pwede rin gawing paso ang mga ito. Correct. Ako, yung iba kong mga paso. Tama. Gawing pichel ang mga malalaking basyong boteng pang sports na inumin. Ayun. Ay, galing. Okay. Ano? Ito naman, mga karton na kahon. Kahon po, ano? Gamitin taguan ng mga bagay sa ilalim ng kama. Yes. Ayun. Susunod, gamitin banig ng maliliit na alagang hayop. Ay, tama na. Okay. Gamitin yung banig para hindi malamigan sa sahig. Gamitin punasan ng paa sa may pintuan. Daming gamit ng kahon, ano? Yes, ma'am. Okay. So, yung lumang pantalon naman, gupitin at tahiin ang mga ito at gawing pitaka o bag.
Ma'am, pwede ay, yung natin. Ginagawa natin oh, yung ano. Materials. Oh, okay. Oh, yes. Rug. Gawing basahan sa bahay. Mm-hmm. Okay. So, yung mga pantalon ninyo, huwag yung itatapon. Eh, kahit na lumayong akin, partner, eh, sinusuot ko pa rin. Mm-hmm. Yung may nakita na po ako na gawa sa gamit na yung pantalon, bag. Yung bag. Mm-hmm. Lalagyan lang sila ng ano, halten. Yung ganun. Okay, para naman sa mga pansahig na sasakyan, goma o alpombra, itong pwede nating gawin. Ipansapin sa mga lalagyang tumutulo sa iyong garahe. O pangalawa, pwede rin nating ilagay sa loob ng kulungan ng mga alagang hayop para gawing higaan. At pangatlo, ipansapin sa inuman na o plato ng inyong mga alagang hayop para ipansahod sa natatapon. Okay, tama no? Ang daming gamit. Susunod naman yung pamimigay at ipampapalit. Tingnan natin ito. Maaari mong ipamigay ang mga hindi mo na kailangan sa mga kapamilya, kapitbahay, kaibigan, simbahan o institusyon ng mga kawanggawa. Maaari mo ring ipagpalit sa bago ang mga luma mong gamit. Maaari mo ring ipamigay sa iba ang mga damit at sapatos na hindi na magkasya sa iyo para magagamit naman ng iba. Kahit ang mga laruan ng iyong mga anak, no? Kung ayaw mo na yun, ay pwede mong ipamigay para mapaglaruan naman ng mga ibang bata. Kapag hindi na muling magagamit, may papamigay o may pagpapalit sa isang bagay dahil sa mga pabrikang nare-recycle nito. Ang mga pabrikang ito ang may kakayahang gawing bagay, yung mga bagay na yon, gagawing bago. So halimbawa, yung mga kunwari nakatambak mong laruan na hindi naman napamigay, pwede niyo pagpalit yun. Sa amin kasi merong yung naglalako, no, sir, na naka-tricycle. Tapos, papalitan ng, kunwari, palanggana. Ay, mga ganun. Yung ano, nakakulong-kulong sila. Papalit, ano, nakahanap sila ng mga sirang appliances, papalitan ng mga palanggana, mga batsa, timba. Pero sa atin, di ba, ang bilin sa atin, eh, sa atin naman lahat, dapat hindi na raw ipamigay yung mga gamit, lalo pat kung hindi na magagamit ng bibigyan mo. Like, for instance, yung mga damit, di ba? Mm-hmm. Siyempre, nakakahiya din yun. Pero tayong ginagawa natin sa ALS, talaga, yung mga damit na hindi na talaga nagagamit, ginagawa natin ng mga rag, pat holder. Ayun ang turo ni Sir Ruel. Eh. Yes, lahat dapat gagamitin, Sir Ruel. Okay. Okay. So, yung pagre-recycle sa pamamagitan ng makina sa mga pabrika naman. Okay. Sa ganyang paraan, ang pagre-recycle ay pagdurog sa mga bagay na itinapon na at paglikha ng mga bago mula sa mga ito. Halimbawa, pinipiraso ang mga gamit na papel sa mga paggawaan nito at ginagawang bago. Mga papel na recycle. Yes, okay. Sa paraang ito, hindi na kailangan magputol ng kahoy para gumawa ng mga bagong papel. Maire-recycle ng mga ang mga espesyal na makina ang mga produktong gawa sa salamin at bakal. Halimbawa, inihiwalay ayon sa kulay ang mga garapon at boteng hindi magagamit muli. Pagkatapos, dinudurog, tinutunaw at ginagawang mga bagong produktong salamin. Maaaring i-recycle ang aluminyo, bakal at lata at gawing mga bagong hilaw na materyal. Kahit ang ilang plastic ay maire-recycle ng mga special na makina para gawing materyales sa construction. Okay, nabanggit po ninyo yung construction, ma'am. Yung napanood ko na video, yung mga plastic, yung mga pinagamitan ng grocery, ginagrind, dinuduro, tapos nilalagay sa paggawa ng hollow blocks. Yung iba naman, sir, gumagawa sila ng ano, yung tiles. Oo, tiles. Doon sa ano. At saka yung tetra pack. Alam niyo yung tetra pack? Ah, yes. Oo. Ginudurog yun. Ginugunting. Oo. At saka ginagawang mga bag din. Pero alam mo yun, tayo naman, iniipon natin yung inuhugasan, sinasabunan. Tapos, ginugupit, nilalapat ng husto, tinatahi, ginagawang kung pwedeng bag, tsinelas. Mga ganun. Yes, ma'am. Yes. May mga bagay na muling magagamit. Ito yung mga bagay na dapat nating itinatabi kasi alam natin na gagamitin pa natin sa mga susunod na panahon. Halimbawa, yung mga scrap sheet of paper na halimbawa, harap lamang ang ginamit natin, pwede pa natin itong gamitin na pangsulat o sulatin sa likod. Mga kahon ng pabango,
pwede mong gamitin ang mga kahon na ito na pangregalo. No? Plastic na supot ng panggrocery. So, imbis na bumili ka ng bago, pwede mong gamitin ito sa pamamalengke. O yung iba, bumibili ng mga eco bag, ma'am. May mga bagay din na pwedeng maipamigay o maipagpalit. Halimbawa, lumang t-shirt. So ito naman yung mga bagay na may re-recycle ng makinas ng mga sa mga pabrika, ano? Pambalot ng fold back clips, tissue paper, cotton buds, lalagyan ng gel, oh, di ba? Basag na salamin, lalagyan ng alcohol, lata ng soft drinks. Kung hindi mo na may ma-recycle ang mga bagay nito, ayusin ang mga ito para may recycle sa mga pabrika. Pero kadalasan, mangungulikta ng mga bagay na may recycle ang mga magbubuti at dyaryo, di ba? Ito ang mga taong nagtutulak ng kariton na puno ng mga itinapong pira-pirasong bakal, mga dyaryo, mga bagay na gawa sa plastic. Ipinagbibili naman ito o ipinagbibili nila ito sa mga junk shop na maglilinis ng mga bagay na at magbebenta sa mga industriyang gumagamit ng mga ganitong bagay. Ayun, okay. Yung ano, nangangalakal. Nangangalakal. Okay. So ano nga ba yung mga pakinabang sa pagre-recycle niya, ma'am? Okay, narito po. Sige, alamin natin ang yan. Ang pangunahing layunin ng pagre-recycle ay bawasan ang pagpinsala sa kapaligiran na resulta ng prosesong pagkuha ng mga hilaw na material dito. Tulad ng natalakay na natin noong una, may kaalinsabay na mga gawaing nakakasustini ang pagre-recycle. Pero bukod sa mga ito, makakabawas ng basura at pollution ang pagre-recycle. Galing sa ating likas na yaman ang mga hilaw na material para makagawa ng mga bagay na ginagamit natin. Nakakapinsala ng kapaligiran ang prosesong pagkuha ng mga hilaw na material. Halimbawa, para makagawa ng papel, maaaring di maayos o barabara ang pagputol ng puno. Gayon din, nagiging dahilan ng polusyon at lumilikha ng basura ang proseso ng pagpipino ng mga hilaw na material na karaniwang ginagawa sa mga pabrika. Sa pagre-recycle, gumagamit ng prosesong nagbibigay daan sa patuloy na paggamit at muling paggamit ng mga bagay. Sa gayon, naiiwasang kumuha ng mas maraming hilaw na material mula sa kalikasan. Nakakabawas naman ito sa pagpipinsala o paglikha ng dagdag na basura sa kapaligiran. Mas napapangalagaan din nito ang mga yaman at enerhiya. Ayan. Ayun pala ang pakinabang. Okay. Ang iba pang mga pakinabang ng pagre-recycle ay ang mga sumusunod. Ha? Una, pagtitipid sa panahon, pera at pagod na inaaksaya sa pangongolekta at pagdala ng basura sa isang lugar. Magagamit sa iba pang mga kapaki-pakinabang na proyekto ang pondo ng pamahalaan na ginagamit sa pangongolekta ng basura. Ito pa, pagpapatibay ng kahalagahan ng pagtitipid, sipag at pagkamalikhain. Kailangang pagsikapan ang muling paggamit ng mga bagay na itinuturing na patapon na. Sa pagre-recycle, nailalabas ang mga ito ng mga tao sa kanilang pagkamalikhain. Naiisip nila ang mga paraan kung paanong ang basura ay magagamit ng mahusay o mas maraming produktong magagawa rito. Pangatlo, pagbibigay ng kasiyahan at paglahok ng mga tao sa paglutas ng sarili nilang problema kaya napapalakas ang damdaming pagsasama-sama, unity. Alam mo na ngayon kung paano mag-recycle. Yes. Paano? Pero kung titingnan mo, magiging epektibo lamang ang pagre-recycle kung gugustuhin mong maging epektibo ito. Kailangan mong maging kaugalian ng pagre-recycle. Yes. Kapag nakaugalian mo na ang pagre-recycle, automatiko nang gusto mong mag-recycle tuwing makakakita ka ng basura. Yes. Tatanungin mo ang iyong sarili, paano ko ba maiwasang itapon ito? Tama, no? So, ibuod natin ngayon. Huwag kalimutan ang mga importanteng punto sa module na ito, no? Una, sa kalakhan, dulot ng paglaki ng populasyon
ang ating problema sa basura na humahantong naman sa pagdami ng aktibidad ng mga tao. Susunod, pagkatapos kolektahin ang basura sa ating bahay, dinadala ito sa mga nakalantad na tambakan ng basura. Sa malalayong lugar sa probinsya, karaniway sinusunog ang mga ito. Maaaring magdulot ng maraming problema ang basura tulad ng pagbaha, pagkakasakit at pagkakapinsala ng kapaligiran. Susunod, dapat ihiwalay ang mga basura. Maaaring nabubulok o di nabubulok ang mga ito. Ang mga bagay na nabubulok ay nabubulok sa natural na paraan. Ang mga bagay na di nabubulok ay mga hindi nabubulok sa natural na pamamaraan kung saan kailangan ng mga makinarya para dito. Dagdag pa, dapat ihiwalay ang basura ayon sa material na gawa ng bawat bagay. Nakapaloob din dito sa pagre-recycle ang mga aktibidad na nagbibigay daan sa paulit-ulit na paggamit ng mga bagay. Nakapaloob sa pagre-recycle ang mga sumusunod. Muling paggamit ng mga bagay hanggat pupwede pa. Pamimigay at pakikipagpalit. Pagre-recycle sa pamamagitan ng mga makina sa mga pabrika at nakakatipid ng panahon, pera at pagod ang pagre-recycle. Ayan, ang dami-dami po nating mga pakinabang sa pagre-recycle. Ayan, no? Napaka-importante talaga. Oy, partner, marunong na tayong mag-recycle. Lalong-lalo na yung mga learners natin. So, kanina po nabanggit natin kung ano-ano ang mga pagre-recycle na pwede nating gawin, no? Pero, nasabi natin dun sa unang bahagi ng ating programa na may iba pang uri ng paraan sa pagre-recycle. Yes. At ito ang mapapakinggan. Ayan, ayan, ang kapapanabikan. Okay, so, heto na ang pinakahihintay natin. Pakinggan na natin ang dulang aralin na pinamagatang Bulate, Sagot sa Basura. Kayo ay nakikinig sa programa ng ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM. Ang istasyong magmalasakit at lulugod karing tao. Episode bilang 30. Titulo, Bulate, Sagot sa Basura? Ang ating leksyon ngayon ay ukol sa paggamit ng iba pang paraan sa pangangalaga ng kapaligiran. Sana'y ang impormasyong makukuha ninyo sa pag-aaral ngayon ay makakadagdag sa inyong kaalaman ukol sa kapaligiran at malalaman ninyo kung ano ang inyong maitutulong upang malutas ang problema ukol sa basura. Narito pa ang ilang mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa ating paksa. Malaking problema ng ating bansa ngayon ang tungkol sa basura, lalo na sa mga syudad. Ang pamahalaan, pati na ang pribadong sektor, ay umiisip ng paraan kung papaano malulutas ang problema sa basura. Isa sa paraang naisip ang tungkol sa recycling. Ang recycling ay ang pagbibigay ng bagong anyo sa mga bagay na basura ng maituturing, ngunit mabibigyan pa ng panibagong anyo na magiging kapaki-pakinabang pa rin. Halimbawa dito ay ang mga bote, papel, karton, lata, dyaryo, aluminum at marami pang iba. Ang mga bagay na ito ay ginagamitan kung minsan ng kemikal na proseso upang mabago ang anyo. Pero alam nyo ba na may natural na paraan sa pag-recycle o pagbabagong anyo ng basura? Ito ay ang paggamit ng mga bulate. Ito ang paksa ng ating maiksing dula ngayon na pinamagatang Bulate. Alternative Learning System. Sagot sa basura. Darito na. Sa mga di nakapagtapos ng pag-aaral. Ang kwento ay tungkol sa usapan ng dalawang batang magkapatid na sina Mylene at Boyet. Nahuli ni Mylene si Boyet na naghukay sa lupa sa may likod na kanilang bahay. Sabi ni Boyet ay naghanap siya ng mga bulate. Dahil ayon sa kanyang teacher sa science, ang mga bulate umano ay maaaring makakalutas sa problema sa basura. Kung paano makakatulong ang mga bulate sa problema sa basura,
ay alamin ninyo mula sa ating dula. Ano-anong impormasyon ang nalaman ni Mylene mula sa kanyang kapatid? Ano ang gagawin ng mga bulati sa basura? Tayo na at makinig sa isang makadagdag kaalamang kwento. Ate Mylene, ikaw pala. Kinulat mo naman ako eh. Eh, ano nga ginagawa mo rito sa likod bahay? Tsaka ba't may nuhukay ang lupa? Kasi ate, sa science class na pag-aralan namin ang bulati pala, magagamit sa paglutas ng problema natin sa basura. Ha? Talaga? Eh, paano daw? Sabi ng teacher namin, may isang uri ng bulati. Yung kulay pula ba? Yung pula ng tawag ay red wiggler? May kakayahan daw yung kumain ng organic waste. Ito yung basurang nabubulok tulad ng papel, balat ng gulay at prutas, at iba pa. Nakakakain sila ng hanggang 100% bigat ng organic waste na masigit pa sa kanilang bigat. Ganun ate. Tsaka ano, kinakain din nilang lahat ng uri ng organic waste tulad ng dumi ng hayop, mga dahon, papel, balat ng prutas, at marami pang iba. Ganun? Eh ano naman ang kaugnayan nun sa paglutas sa problema sa basura? Ebi malaki. Sabi nga ng teacher ko, sa tamang pangangalaga at tamang kondisyon, ang grupo ng mga red wiggler ang magsisilbing puwersa para sa pag-recycle ng organic waste dahil kakainin nila ito. Oh, paano naman yun? Ebi aalagaan ang mga bulate. Yeah, kadiri naman. Ibig mong sabihin, mag-aalaga tayo ng bulate? Naku, hindi ah! Dapat ang mga kaukulang autoridad ang gumawa nun. Buti na lang at alam mo, ibiruin mo naman kung mag-aalaga ang lahat ng tao ng maraming bulate. Naku, bukod sa nakakadiri, ang baho-baho pa. Correct ka dyan! Mabaho na nga yung basura, mabaho pa ang mga bulate. Ang ate Mylene, ang daming hindi alam. Alam mo ba, habang kinakain ng mga bulate ang basura, nawawala ang masamang amoy nito. At alam mo pa, mabilis dumami ang mga red wiggler. Nakakapag-anak daw ang isang bulate ng isang, ng imbang mula 1,000 hanggang 5,000 sa isang taon yun. Talaga? Oo. Eh kung may 1,000 bulate pala, eh di ang dami-dami na nun pagkatapos ng 1 taon. Tama! Kaya nga yan ang sinasabi ng teacher ko na malaking kalutasan para sa problema sa basura. Yung mga bulating red wiggler. Oo nga, malaking tulong ang kaalamang ito sa paglutas, lalo na sa mga basurang nabubulok. Sinabi mo ate, alam mo, dapat pag-aralan ang mga kinauukulan ng tungkol sa paggamit ng bulate sa pag-recycle ng mga basurang nabubulok. Biruin mo ha, hindi lamang mabilis dumami ang mga red wiggler, kundi matagal pa ang kanilang buhay. Sabi nila, tumatagal daw ang buhay ng mga ito hanggang 10 taon. Ordinaryo na ang hanggang 6 taon. Paano mo nalaman lahat yan? Eh di sinabi ng teacher ko. At ang lupang na-produce sa pamamagitan ng tae ng mga bulate ay mataba at mataas ang kalidad. Nagtataglay daw ito ng mas maraming nitrogen, phosphoric content, at magnesium content kaysa sa ordinaryong lupa. Eh di mainam na pataba pala yun para sa mga lupang taniman. Sa katunayan ate, ang lupang galing sa dumi ng mga bulate ay ginagamit na pataba ng mga agrikulturista. Oo, hindi naman katakataka eh. Eh kung mas marami itong sustansya, eh di mainam ngang gawing pataba? Meron ka pang di alam ate tungkol sa mga bulate. Meron pa? Ano yun? Ang mga red wiggler daw ay maaari rin gawing animal feed o pakain sa mga hayop. Talaga? Oo. Eh ano naman ang kaugnayan ng lahat ng pag-uusapan natin ito sa paghuhukay mo sa likod bahay? Eh, Kwan, nag-aanap ako ng red wiggler. Ano? Naku, ayoko na. Diyan ka na nga. Wala akong panahon dyan sa mga ginagawa mong yan. Ate naman, teka-teka. Huwag mo akong isusumbong sa nanay, ha?
Anong tawag sa mga bulating makakatulong sa paglutas sa problema ng basura? Ano naman ang tawag sa prosesong gagawin ng bulate? Ano ang mga katangian ng mga bulating sinasabi ni Boyet? Ano ang magiging pakinabang sa lupang mapuproduce ng mga bulate? Ano ang katangian ng lupang galing sa dumi ng bulate? Bukod sa maaring gamitin sa recycling ng basura ang mga bulate, ano pa ang magiging gamit nito? Narito pa ang ilan pang mahalagang impormasyon ukol sa mga bulate. Alam ba ninyo na mahigit sa 2 milenyo na ngayon, simula na sabihin ni Aristotle na ang mga bulate umano ang bituka ng mundo? Pagkatapos pa ng maraming taon noong 1881, sinabi ni Charles Darwin na gagamitin ng tao ang mga bulate para makontrol ang basura. Ano sa palagay ninyo? Nagkakatotoo ba ngayon ang prediksyon ng 2 tanyag na taong ito? Sa harap ng kabi-kabilang problema na may kaugnayan sa basura, hindi katakatakang bumaling ang tao ngayon sa mga sinaunang tao para malutas ang problema sa basura at tuloy ay maisasalba ang mundo. Tulad ng inilarawan sa ating dula, maraming gamit ang bulate. Bukod sa magagamit ito upang makontrol ang pagdami ng basura, anong paraan ang tinalakay sa dula na makakatulong sa paglutas ng problema sa basura? Papaano makakatulong ang paraang binanggit? Naniniwala ba kayo na magiging epektibo ang paraang ito? Sa inyong kaalaman, may gumagawa na ba nito? Sa inyong komunidad, may nalalaman ba kayong ibang paraan na maaaring gamitin upang malutas ang problemang ito? Ikaw, anong ginagawa mo upang makatulong ka sa problemang ito na kinakaharap ng ating bayan? Sa dulang ipinarinig sa inyo, palagay ba ninyo'y totoo at magiging epektibo ang paraang inirekomenda? Sana'y may natutunan na naman kayo. Hanggang sa muli, ang ating pag-aaral dito sa ating programa. Alternative Learning System, narito na. Sa mga di nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at junior high school, ALS ang sasagot sa inyong problema. Matatagpuan ito sa lahat ng CLCs, sa lahat ng paaralan sa buong Pampanga. Magtanong ka lang, kaibigan, at makakaasa ka. May mararating ka. Ito ay libre, kayo ay tuturuan, at walang babayaran. Para sa elementarya, edad 12 pataas, at para sa junior high school, edad 16 pataas. Sa ALS, mayroong skills training din na ituturo upang ang buhay mo ay maging asensado. Walang pinipiling edad, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Kaya sa ALS, may bagong pag-asa. Tara na, mag-ALS na! Sabi mo na lang. Nagbabalik po tayo sa ating programang ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM. Kanina ay inyong napakinggan ang isang dulang araling pinamagatang bulate, sagot sa basura. Okay, narito po yung mga tanong mula sa dulang napakinggan. Anong tawag sa mga bulating nakakatulong sa paglutas ng problema sa basura? Pangalawang tanong, ano naman ang mga tawag sa prosesong gagawin ng bulate? Ayan, susunod.
Ano ang katangian ng mga bulating sinasabi ni Boyet? Pang-apat na tanong, ano ang magiging pakinabang sa lupang mapuproduce ng mga bulate? Ayan. Pang-lima, ano ang mga katangian o magiging katangian ng lupang galing sa dumi ng bulate bukod sa maaaring gamitin sa recycling ang mga bulate? Ika-anim, ano pa ang magiging gamit nito? Pang-pito, ano sa palagay ninyo ang nagkakatotoo? Ano sa palagay ninyo, nagkakatotoo na ba ang prediction ng dalawang tanyag na tao? Ha? Pang-walo, anong paraan ang tinalakay sa dula na makakatulong sa paglutas ng problema sa basura? Pang-siyam, paano makatutulong ang mga paraang binanggit? Naniniwala ba kayo na magiging epektibo ang mga paraang ito? Pang-sampu, sa inyong kaalaman, may gumagawa na ba nito? Pang-labing-isa, sa inyong komunidad, may nalalaman ba kayong ibang paraan na maaaring gamitin upang malutas ang mga problemang ito? Pang-labing-dalawa, ikaw, anong ginagawa mo upang makatulong ka sa problemang ito na kinahaharap ng ating bayan? At panghuling tanong, sa dulang pinarinig sa inyo, palagay ba ninyo totoo naging epektibo na ang paraang inirerekomenda? I-comment ang inyong mga sagot sa Facebook Live ng Radyo Guagua 99.9 FM. Pwede rin silang mag-text o tumawag sa mga linyang ito para sa Smart 0929-768-8331 or dili kaya sa Globe 0975-560-0360. Ayan. Okay, so, basahin po muna natin yung mga comment ng ating mga tagapakinig, no? Mm-hmm. Okay, sige, mula sige. Sa Guagua DJ MD. Ayan. Idalaw. Ayan. Sabi Ayan. Niya, good morning po, ma'am and sir. Jail Officer 3 Errol Pires. Sir Errol, yeah. Yan, si Sir good Errol morning, po. Sir Errol. No? Together with three together with three yung mga junior high school po junior natin. High school ALS okay. learners watching from Guagua District Jail. Male yeah. dorm headed by Jail Superintendent June Teddy G. Magdria po. Yan. Good morning po. Okay, good morning po. Hello po. Okay. Ay, si Sir Ruel, nandyan ganun. Basahin din po muna natin yung mga comment ng ating mga viewers sa ating Facebook. Okay. No? So, si N. Santos, good morning daw. Good morning. Morning. Si Ma'am Mary Jane Ibe. Hello, Ma'am Jane. Sabi niya, hello, Ma'am Jane. Good morning po. Good luck, guys. So proud of you, ALS broadcaster. Ay, si Ma'am Shane. Si Ma'am Shane. Happier Ayan. Wednesday po. Ayan. Okay. Ay, Sir Ruel, good morning po. Good morning, morning po, Sir Ruel. At saka si Sir Erwin, yes. good morning good po. Good morning, Miss P. Ayan. Okay. Ang ganda bagay yung kagabi, Sir Erwin. Ayan. Okay. So, ngayon po ay dumako naman po tayo sa ikatlong bahagi ng ating programa. Meron din mga issue at kaganapan ating pag-uusapan dito sa Talakayan. Talakayan sa ALS. Sa ALS. Thank you.
Hello! Maya pa, maya pa. Bakbuke ko man sa bla. At yuta na pong inigeng talakayan sa ALS. Ayan. Uy, partner. Dakal ta, bisita ngayon ka orasan. Papin po, ma'am. Ayan. Bala mo ata akong kakarog ngayon. Yes, dakal lang masyado ngayon. Paka matuling laba mo. Ne? Okay. Pero ba yung sabla, siyempre. Pasibayo po, maya pa, bakbuke kayungan sabla. Pero ba yung talapangutnan, kailangan pakilala talapa. Ayan. So siguro, eko nausang tunggal-tunggal ilan na mismo. Sabi niya po yung lagyo at nung noka rin kayo pumbalin. Sige po, umpisan tayo king wanan, danay kong wanan. Sige po. Hayak po yung Benji Diasis. Okay. Taka Florida. Florida Blanca po. Next po. Tutuki po. Fortunato Aguilar po ning Sasmuan. Okay, Fortunato atoy ko. Okay, Sasmuan po. Next po. Chris Valencia, Guagua. Okay, next po. Rocky Dixon po, Bacolor. Okay, susunod po. Ariel Lalik po, Florida Blanca. Okay, from Florida Blanca po. Sige po. Confessoring ko from Guagua po. Bong Rivera po, Guagua. King Fajardo po, King Guagua. Okay, so Rene pong grupo nga Rene, yapin na po rin kaya ang pangutnan, ating karelang grupo, yapin niya po yung grupong Piyabe, ayan. Nung ikis sila po, Piyabe-yabe at ala, kami ay aliwala pong balen. Actually, tingnan pong representative yung Sasmuan, yung kayang asawa, anaal siya mo rin po, Imam Ruth. Ma'am Ruth, sabi ko na kaya tayo, Imam Ruth, maka, ayan, Marine, yaking kasiping na kanya. Ayan. So, ngini po. Umpisan tayo ng pamangutan na po. Okay mo po ba kaya kayo? Okay. Ayan, okay. Kasi, lalo kung dyan, tigasin na rin, mag-nervous lang. Ayan. Sasamutan na miya mo pong jok-jok, pero ikay na pong balang mag-pasensya na po. Balo yung pong marakalaring manalbingin, ngayon kaurasan, at yung po yung kaya kaming boss, si Seruel Bondok. Ayan. Seruel, adem pong epsata mo, Aurean po Manalbela at personal niya po yung metong Imadam Norilis si Baluyot. Ayan po. Last week po ang akayabit ang metong Imam Mary Jane po, King Mexico po ito. It so happen na layo po yung Sir King Mexico. Tama po ba? Wala siya, no? Okay, baka parating po siya. Ayan. So, umpisan tayo niya po yung kakatamong pamangutang, Ma'am Marisa. Pero, bayo po yung sabla, sabi namin po ning kasiping ko is Sir King, kakalbit siya po gini, ito niya po kanong buring pamong sabi, ang bayo tayo kutunan. Ay sige po, Sir King, go ahead po. Naya pa abak po kay kayungan. Buri ko lamang greet din kay katamong kabalin, kung membro. Muna-muna po kang nalugutang mayor, Mayor Dante Torres, ay payabak po. Kang Mr. John Panganiban, Mr. Lito Nicdao, oy Mr. Aldwin Malyarin Stop, Alba Mike, good morning. Engineer Raul Nagit, Vice Mayor Tamo is Honorable Sajid Gan, ampoy ring OLSB members. At special mention niya po ABC President ni Sasmuan ni Brother Eddie Tamayo. Ayan. Kumusta? Saka po rin yung Depedals, Pampanga. Yung jail superintendent tamo po, John Teddy G. Madria, District Jail Warden and staff. Ayan, so good morning po. Hi, good morning po. Kaya kayo nga pong binggit na po, na wapin po po ito, makalingwan la po. So, iya po itang start na nang kaya tamong may itong karing guest. Ayan. So, okay na po, sir? Okay. So, ngayon po, kot ng tanal, ne? Okay mo po nung ninong pwedeng makibat, ne po? Itulid niya mo po kaya kayo yung mic. Ano po yung metong kung mumuna akong kutang? Kayo po ay grupong Piyabe, di po ba? So, bakit po ang ALS ang naisip ninyong suportahan o tulungan? Bakit po kaya? Sige, sino po? Sir? O, si Sir okay. King. Sige po, go ahead po. Unang-una po,
Nagpapasalamat kami sa pag-imbita nyo sa amin. Thank you for having us. Ang PIABE ay bali na piling tulungan yung ALS o Alternative Learning System. Okay. Kasi ito ay tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na yung mga kabataan. Alam natin yung mga kabataan, maraming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Correct. Dahil lang sa kahirapan, agang nag-asawa, ganyan. Iniwan ng mga magulang, nalulong sa masamang bisyo. Tama. So, parang walang pumapansin sa kanila. Ay, no, yes. Yung ALS lang po ang pumapansin, ano? May chipwera sila sa lipunan, ano? Okay. Kaya, yun ang naisip namin tulungan. Kahit sa simpleng paraan lang, makakatulong kami at mabago yung kanilang kabuhayan. Eh, tama. Wawang galing po, no? O, sana thank po, gano'n. Baka po mayroon pang gustong idagdag yung iba. Sige po, ano po? By the way, si Sir Compressor po is kagawad po siya ng San Vicente Ebus Guagua. Lagi po nating nakakasama yan, maging sa kulungan. Sir, sige po, baka meron po pong idagdag o nabanggit po. Sige po. Well, actually, gaya ng nasabi ni Sir K, napili po namin yung ALS bilang para suportan ng aming samahan na tawagin na IPIABE. Willing po yung, ito po yung nakita namin suportahan po, ano, tulungan. Tulungan. Dahil yes. Yung mga programang ginagawa nila, angkop po sa aming organisasyon na ang ikay na vision at mission ay tumulong sa mga kabataan para sa ikaunlad ng kanilang buhay in the near future sa kanilang magiging buhay sa darating na panahon. Okay, so sana nga po, no, makadagdag po yung mga simpleng itutulong ng mga PIABE group sa mga out of school youth, lalong-lalo na sa ating mga komunidad. Okay? So, ma'am, meron kang tanong, ma'am? Sige po, yung tanong mo, ma'am. So, ilang years na po ba yung PIABE? Or... No. Okay. Okay, so, bago po yon. Ano na po ba yung naitulong nyo sa ALS? Okay, ano-ano na daw po yung mga naitulong ninyo sa mga out of school youth or sa ALS po natin? Baka mayroong gustong sumagot? Sino po? Sino po yung sasagot? Ako na lang. Ah, sige po. Sir, sige po. Ulitin lang po natin yung tanong. Ano-ano po yung mga naitulong na ninyo sa mga out of school youth or sa ALS? Okay. Yung mga tulong na nagawa na ng grupo namin, sa mga out of school youth ay mga livelihood training, technical skills training, halimbawa mga soap making, ano, yung massage, reflexology, yung mga beto sa ganyan, rug making, at saka yung mga konting ano, mga pot holder. So mga simpleng pa-training po, no, para kaagad makuha ng mga out of school youth or ang sa komunidad. Okay. So, yun po. Meron pa po bang gustong idagdag? Ay, wag po kayong kabahan, mga maginoo. Ay, dito po kayo. Alam niyo po ba na kahit sa ibang bansa, nakikita po tayo niyan. Smile lang po. Kwentuhan lang po tayo. Andyan si Sir Aldwin, no? Sir Aldwin, seryoso itong mga kaibigan natin, sir. Okay. Sige po, tanong mo ulit. Ma'am, gamitin mo yung mic para marinig. Ilang years na po ba yung PIABE? Okay, ilang years na po ba yung PIABE ninyo? Yung banda doon daw po, ilang years na ang PIABE? So, ilang years na po sa tingin ninyo? Kailan po nag-start? Sige daw, ikaw po, Mr. King. Ako na naman, ano? Hindi, sige. Yung PIABE, hold mo. Yung PIABE, nag-umpisa yan nung 1966. Way back 1966. Sa UST, nag-umpisa yung mga sudyanteng Kapampangan at saka sa National University o yung NU.
Mm-hmm. Ito po ay grupo ng mga estudyanteng architecture at engineering. Mm-hmm. Exclusive lang po yun sa kanila kasi yun ang gusto nilang gawin, sila-sila lang muna. Ano, so yun yung, so, anong year po yun? 1966. Anong year ka ipinanganak, Ma'am Marisa? 69. Ay, parang alam ko na. Sir Aldwin, 1966 po ako. Si Sir, ganun po katanda yung kanilang organization. Ma'am Norelie, 1966 po sila. Di pa rin isinilang si Ma'am Norelie. Ma'am Ruth, buhay na tayo noon. Okay. Ma'am, pwedeng batiin yung mga founders. Oh, sige. Ayun. Oh, sige po, go ahead. Mm. Okay. Sige po. Okay, pagbilis. Gusto kong batiin si Engineer Isaac David ng Guagua, Betis. Si Architect Romulo Rodriguez ng Bacolor. Mm-hmm. Si Dan Dison ng Angeles City. Mm-hmm. At si Engineer Adilberto Tayaw ng Santa Rita. Mm-hmm. Si Oscar Sambile ng sa Metro Manila na siya ngayon. Mm-hmm. At saka si Engineer Godofredo Yuson ng Florida. Ayun. Thank you po. Yung mga from ibang lugar po, bayan po sila, no? Parang meron ako narinig na from Betis. No, si Engineer Zach David. Okay. 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 Susunod na katanungan po. Okay, meron din na po bang PRB sa ibang bansa? Okay. Ulitin lang po natin yung tanong niya. Pwede po ka bang paano? Atin po rin po ba kanong miyemborong PRB keng aliwang bansa? Dakala po. Dakala. Sige po. Pwede bilang kumustan o batian? Keng kaita mo? Ayo, sige po. Bayo po. Kumusan? Sabihan, mag-break ta pa po. Okay po? Ay, sige po. Thank you. Okay. Alternative learning system, narito na. Sa mga di nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at junior high school, ALS ang sasagot sa inyong problema. Matatagpuan ito sa lahat ng CLCs, sa lahat ng paaralan sa buong Pampanga. Magtanong ka lang, kaibigan, at makakaasa ka. May mararating ka. Ito ay libre, kayo ay tuturuan, at walang babayaran. Para sa elementarya, edad 12 pataas, at para sa junior high school, edad 16 pataas. Sa ALS, mayroong skills training din na ituturo upang ang buhay mo ay maging asensado. Walang pinipiling edad, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Kaya sa ALS, may bagong pag-asa. Tara na, mag-ALS na! Kahit kabambangan po, mas burida po rin outside the Philippines po na mga issue at argaganapan at ang pag-uusapan dito sa talakayan sa ALS. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang kapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid.
Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay po, magbalik ka po yung talakayan sa ALS. Okay. So, nandin po at inyang kukutang Imam Maris. Ulitang kaya mo po itang kutang na, ne po. Sabi niya, meron din po bang ibang piyabe sa ibang bansa? Atin mo rin po ba kanong piyabe king aliwang lugar? O, sige po, reto pong bisang makibat. Marakala po, may aliwa king, may aliwa lang bansa. Pwede lang pong batian o kumusta? Sige po, sir. Sige po. Salamat. Batian ko rin kaputol tamo kayong aliyong bansa. I-rap sa Manyego, Chuyang Miami, Boji Pineda, Washington, Rolly Santos, Chicago, El Salvador, New Zealand, Gilbert Morales, New Jersey, Jojo Bognot, Australia or New Jersey. Nenet Pangilinan na Makasayet, New Jersey, Noli Navarro, Virginia, Lot Van Dyke, California, June Valencia, Las Vegas, John Rivera, kapatid Gepoy ni, at siya po California, Egay Dabu, at siya po Amerika, Frank Santos, Las Vegas. O sundo na po ng akong kapatid. Karagdagan po karetang sabi, muli mula naman pong batian, dahil kagigatang kapatid. At yun po, Bidging Valencia, Jimmy Lagman, Arnel Lagman, Charlie Valencia, Luther Ponyo, Ray Dugibara. At yun mo rin po, payabi mo ka rin kagigatang kapatid, Herman, Jimmy Lagman, po Elito Lintag, at Chula po, California, kumusta ako po. Makanyan mo naman po, kagigatang kapatid, King Canada, babatian mila naman po, di Buddy De Mesa, Reding Castro, Lady Carbunco, Herbert Valencia, Lito Maninang, then kapatid mi po California, di Brother Bong Santos, Abel Capati, Abel Rivera, Rene Pineda, William Enriquez, ang po po'y Freddy Soriano. Babatian mila naman po rin ang kapatid ming si Perers na maging bagay na naman po ni Piabe, kumusta ko man po ken, nung lukarin ko man po magbiyay, mimingat na kayo mo po. Salamat po. Okay po, ala na po. Sige po, matatapos kayong susunod na kutang. Ang tutukoy pong kutang is, bukod po ka rin skills training o livelihood training, na ano pa po yung aliwa yung gewa keng, para kayong ALS o kaya kayong komunidad? Na ano po yung palagay yung pong agawayo pa po? Sige po, buta, tingko pong reta pong aliwa. Okay? Sige po. Ito pong bisa makibat ikaya niya po yung maya. Maya pa abak po, kaya katamungan. Anti mo pong membro na ng Piyabe at tina kami naman pong asopan karang biyay luwang lugal. Sige po, pakibanggit siya po, sir. Kalupa na po kaya ni King Minalin, King Lubao, Florida, at kaya tapungal do, niyang last week, kay Mexico. Impong madalas bing gagawan, lalo na kareta ng out of school yun, anong nano po yung apamita mo ka rin kapatid damong darasnan. Pantry, baka nito, may ilawang goods. Community pantry po, ne po? Community okay, pantry po. Sige po. May ilawang goods, in kinds of minsan abias, makanita, delata, gule, minsan ng gule, manibat ang kareng bunga da rin tanaman da rin mismo kaya beta mo. Ay, very good po. Ito sariling pupo ang nanapin po. Popo de nga luwa nung ating budget, manyali na po rin piyabe para pa mera. Makanyan muna po karetang
senior citizen, kareta pong may banggita lugal. Okay. Halos sa mididinan lang ang puretang agyunan dinan ng Piyabe. Okay, very good po. Bukod po kareta, atin pa po. Ating kayo pa po kareta. Ay, sir, ay, sige po. From Florida Blanca po. Sige po, go ahead po, sir. Maya payabang lang po kay kayo. Idagdag ko mo po din pong kapatid siyang minorya kiniking nabuklod. Yes. Miss Naldo pa siya lang tarin po. Oh, wapin po. Mega feeding program ta po. Community pantry. Kambi na po ning Deped Als Pampanga. Ang po po yung BJMP Guagua. Ayun. Ay, hello po. BJMP. Ay, nabanggit po ni sir yung sa BJMP. Sabi kasi ni sir kanina, katuwang din po yung BJMP. Sir Harold, Sir Warden, ayan po, Wardina. Alam niyo po bang nanonood sila ngayon kasalukuyan? Ayan, smile kayo. Morning. Ayan, kanerdis na rin eh, Sir Alvin. Ayan, so banggit niya po yung BJMP. Kaya naman man pong BJMP, ati na kayo pong asaw po, aking BJMP tamo. Kaya ni Guagua po, sige po. Good morning po ka rin taga BJMP. At ing Piyabe at ining agawang programa ng BJMP. Okay, sige po, pakibanggit la po, sir. May ka feeding program kami ka rin. Pagbibigay ng personal hygiene kit. Pagbibigay ng blackboard or pisara, pagbibigay ng mga livelihood or skills training sa mga kapatid nating nasa BJMP. Nagpapasalamat kami sa BJMP na taus-pusong pagtanggap nila sa amin. Hello. Yun lang po. Oh, karagdagan. Buri kayo pong maya po ayabak po. Ay, po sige si po, sir. Buri kayo pong dagdagan itang observation. May itanggay kaming dita ka ambag kapamilya tanan ng Piyabe, alternative learning, at saka yung BJNP. Deneng data pong pintalan ming biktima na ng droga. Kaya pong kayo kaming observation, atin lapang pag-aso o agyong talakad kapamilya tanan itang ning alternative katang support ang bibieda niya yung Piyabe po iikuha ming bietang kay kaming malating saup uling magmanwala kami po ikaming Piyabe katang kay kaming karamputa ambag. Then nga na ka rin yung biktima na ng droga. At ila pang karapatan talakad po tandatang yung panahon lumwal laging kay karelang correct. Tama po no, sir. Ato August Atoy from Sasmuan Aguilar po ne po. Cap Eddie, ayan po. Habi niya pong Cap Eddie po, ABC Press po yan. Actually po may karatang yung Cap Eddie kasi atin niya pong meeting. Pero yung nga yung madam po yung misis na abim niya po king als, ay atyo po kin, chacho po kitang lele. Eh yan naman po bisang mag-front. Ayan. Siping niya po yung kaya kaming EPSA. Okay, so yun po. Another po, baka meron pang ibang programa na gagawin sa BJMP? Meron pa po ba? Wala na po. Wala na po kayong balak sa... Wala kakalak po. May nabanggit kayo kanina na meron kayong programa pa sa BJMP. Aside from tutulong, yes po, go ahead. Sige po, sir. Ating kaya pa pong makalay na pa tutuki kening parte ni paning Florida. Ah, sa Florida Blanca. Lubao. Sige po. Ang popo kenikin nga ayaw ko na po banggitan nanong barangay basat po Lubao, Florida, Guagua.
Ayun, dagdag po ni Sir ng Florida Blanca. Ay, buri tayo pong welcome ni Madam Melissa Pantino po na hello po, Madam. Linawin na kayo po, kayong guest kining station na sabi na ramdam na kakaruglar rin. Diba na, Ma'am Liz? Oh, sabi ko, bala mo kwentuhan mo. Ayan. Eh, Madam po kasi, may itong niya po talaga mo naman kareng sinaw. Utang bagya, balo ko bagitan de. Karetang, kaya kata mong na may gintanyag Ma'am Mialong kanita and Sir Aldwin. Diba, Sir Aldwin? Ma'am Melissa po yan. Lalo ang de po, reng grupo yun po kanyan. Ayan. Okay. So, nabanggit po yung sa BJMP. Kasi kanina ay dinagdag pa po ni Sir yung ibang project po na gagawin sa Florida Blanca. Am I right, Sir? Mm-hmm. Yes. Ang yun po, atin niya pong sasabihan ni Sir. Sige po, itapong keng BJMP. Okay. Go ahead po. Sige. Ting kami pa pong makalinyang programa kay BJMP. Ayan. Mga ilang-alang keng sports. Ayun, sa sports. Makanyan. Para ela mainip, ela mabuburyong kay nga lalambalong gawan. Correct. Ating apples. So, buli kaya pong kumusta ni Sir Harold Reyes. Harold Reyes. Opo. Na BJMP Guagua. Na yeah. Iyan pong kasabi mi karetang request da. Okay. Tapo, ating kaya pong makalindya pang program. About sa sports po yan, sir? Yeah. Ay, yeah. Kaya po kasi kakilala yung kasibing ko yun. Kaya, ayun po, ma'am. Tumatawa si Madam Liz. Ma'am Melissa po. Okay. So, ayun po, meron pong nakaabang na programa sa BJMP. Guagua po ito, no? Baka pagkamalan po sa ibang lugar. BJMP, hello, Warden po, no? Ayun po, narinig po nyo sila. So, abangan po yan, sir, no? Okay, about sports po, yung mga equipments. Siya nga naman, para hindi po mainip yung ating mga kapatid na nandoon sa loob. Mm-hmm, tama. Baka minsan isang araw, yayayain po namin kayong mag-garden. Okay. Opo. Okay, okay. Ayaw nyo po mag-garden? Okay po yan, ma'am. Ay, yung ayaw mag-garden, Ma'am Norelly, palalabasin na, no? O, kasama din po natin silang magmamapping. Ayan. Meron ng programa sa mapping, yung sa, ang sinabi po nila yung sa Guaguaville, yung nabanggit kanina, ma'am. Yung meron advocacy doon, mapping, immersion, tapos yung mga best practices, ipakikita at gagawin doon sa Guaguaville, konsyal. Okay. So, yun po. Meron pa po ba kayong ito? Dagdag lang po, no? Meron pa po ba kayong ibang plano sa mga out of school youth natin, sa komunidad, out of school adult na sa tingin nyo eh pwedeng makatulong sa kanila? Meron po ba? Meron po ba yon? Sa tingin ninyo? Ano yung sa tingin? Tanungin natin okay. Si Mr. King. Bukod po dun sa mga trainings, mm-hmm. Tulong ninyo ang mga livelihood, skills training, community pantry, gift giving, ano pa ba? Sharing po ng mga simple kit. Ano pa po, sir? Sige po. Siguro dagdag dun sa mga sinabi ni ma'am, yung magpapa-scholar kami siguro. Scholarship, okay. Ganyan. Oo, scholar. Ma'am Norelly, scholar daw po. Mm-hmm. Sige, scholar, sir. Kasi meron silang nabanggit, lalo na itong katabi ko, kapatid po ni Cap John Rivera po. No? Nasa US po yun, tama, sir? Okay, kasi sabi niya, pagka yung mga bata natin na nag-aaral sa ALS, lalo pat po daw, no, yung mga magandang grado, pagpapatuloy po yung kanilang pag-aaral, lalo pat hanggang senior high school lang naman daw po yung gusto nila. Di ba, nung babaw lang naman daw, high school. Ang makatapos daw po sa kanila ng high school is malaking kasiyahan na daw sa kanila yun. Tapos, ang gusto nila is more on skills training and livelihood training. Bakit po natin nasabi yan? Dugtong lang po doon sa sinabi ni Cap John na ayaw banggitin ni Sir Bong. Kaya binanggit ko na po, Sir Bong, no? Mahihiyahin talaga yung mga piyabi. Si Bro Atoy, alam ko kasi, nag-aral pa ito ng ismaw. Tama po, nag-ismaw po siya para dagdag din turo. Aside from pagkakakitaan, siyempre,
dagdag daw pong ituturo sa mga out of school youth, out of school adult natin, Ma'am Ruth. Katuwang po talaga ang ALS. Baka po ang maisip ng iba kung ano po yung SMAW. SMAW is Shielded Metal Arc Welding po. Ayan po yun. Graduate po kasi siya niyan. Sige po sir, baka meron kayong dagdag. Meron pong nakarating na request sa atin sa, okay, sa ALS at saka sa PIABE. Yung coastal barangays ng Sasmuan po through Cap Eddie. Ay, ayun. Meron po, nabanggit niya rin na rin po yung SMAW. Parang interested silang matuto. Very good. Sa, oo. Could kaya, titingnan po natin. Gagawin natin ng paraan through PIABE at saka SMAW. ALS yung kanilang nire-request. Okay. So, okay, so kumbaga nakaambang na po yan, ano? Paparating po yan sa Sasmuan. Ano, meron pa po bang paparating na mga project o yung mga request? Ay, mga lalo yung madam kanyan. Nag-request po yung lubang sa inyo. Sige ma'am, use your mic. Sa Mexico tayo. Sige po, yung mga gusto magbanggit. Nag-request po sana ako ng training sa lugar po namin. Okay. Ayun. Sa Lubao. Okay, San Nicolas. Sige lang, okay lang po kahit yan sa Lubao, sige lang. Okay, pinag-usapan na namin 'yon yung request ni Madam. Okay, thank you po. Pinag-schedule so, na namin 'yon. Granted na po, sir, PIABE. Ayan po, granted okay na Madam Norili. Granted po yung mga request nila ng mga different kinds of ayan, livelihood and skills training. Madami ng trainings niyan ang mangyayari sa West Sector. Actually, not only West Sector kasi iba't ibang bayan po yung nandito natin. Ma'am Ruth, ayun, no? Titingnan daw yun. Pagka nga naman sa coastal, ay maganda nga naman yung doon, ano? Tama. Oo. Oy, kami rin merong coastal, Sir Alvin. Sir Alvin, ating katarang coastal. Eh, gawa ka tanditak. Diba? Ayan. Ating kami pong request, Sir Alvin, itapin pong keng Guaguaville. Guaguaville, babanggitin ko na, Ma'am Norili, yung nabanggit po kanina na Alscuela Mobile Community Learning Center na before, nasabi na rin po natin kay Sir Alvin na nagkaklase po kasi ang ALS under the Saresa 3. So, pag umulan, definitely, mababasa po kami. Pag umaraw, definitely, mainit. So, pagka nakapag-klase, si Aso nandoon. Galing, ano? Ganda po. Ganyan po ang buhay ng ALS. Butit, merong isang sasakyan na inayos. At alam nyo po ba yung sasakyan na yun eh? Kasing AIDS ko. Kasing AIDS ko, ginawa. At ayusin nyo ng PIABE, siyempre. Ayan, na-start na Sir Alvin, no? Hinihintay natin yung kurtina. Ayan. Ayun, galing. So, sana tuloy-tuloy po yung mga programa na ganyan. Pero ulit ko po, malapit na nang mayari, pero kakarog kayo pa rin. Ay, Sir Gilbert Morales. O, Reni po rin kaya. Chula Reni. Ayan. Ma'am Maris, meron pang tanong? Okay. Wala ka ng tanong, ma'am? O sige, ako po ngayon. Sa ngayon po, nung nabanggit ninyo kanina yung mga incoming projects, bukod po sa, di ba, kayo po nandito, sino pa po ba yung mga tumutulong sa inyo na, siyempre, meron kayong gagastos, hindi po ba? Yung mga kasama nyo po? Okay, sige po. Lahat ng members namin, pag meron kaming, pa-chatting kaming, mahalutangan ko na eh. Pa-chatting kaming programa mga yan. Actually, happening house and ming outreach program ng okay. PIABE. May ilawang programa. Mm-hmm. Mag-share naman, lalo na yung financier, rin yung makarayo, yung maka-abroad. Ang takalim, pasalamat ta mo, Karelo, kitang mga nitang bagay. Okay. Sana ila sasawang sa South. Yung mga ganyan naman na bagay, Sir King, yung mga iba kasi tinitingnan kung pagka meron silang nakita na project, ay definitely parang masisiyans po sila. Tama, Sir Bong? Katulad ni Cap John Rivera. Noong mga panahon kasi na yun, aside from ALS, sa komunidad, sa community, Sir King, marami ang alam ko,
Dinagsasawang tumutulong si Cap John Rivera. Nanonood po siya at nakikinig ngayon, no? Bukod po sa ibay natin ng kaunti, ano, ALS, sa komunidad, ano pa po yung naitulong na sa tingin nyo yung maganda, yung impact po, no, ng PIABE sa ating komunidad? Hindi lang po sa komunidad, kundi sa bayan, sa mga bayan, at sa buong probinsya ng Pampanga. Sige po. Ano po yung sa tingin ninyo? Kami noon, nung hindi pa masyadong sikat yung Little League Pampanga, kami okay, nag-umpisa doon. Mm-hmm. Katuwang natin yung mga membro ng PIABE noon, nung hindi pa sila nag-champion sa national, ano? Ah, national, okay, championship. Little League softball, sir? Softball and baseball. Mm. Kami muna noon na wala pang masyadong pangalan yung grupo. Okay. So yung start muna kasama si Cap John Rivera. Ayun. Na hanggang ngayon alam ko meron pa. Ayun, sa Balita League po, sir. Yun yung mga nag-champion pa na. Yung nag-champion. Kasama diyan si kasama niyong lumalakad si Ma'am Elisa Pantino. Si Sir Lito Nick daw yung mga nabanggit po kanina. Ayun. Si Sir Aldrin. Alpha Mike ang tawag diyan. Sir Alpha Mike. Ayan, si Sir June Panganiban. Baka meron kang makalimutan, Sir King. Si Engineer Nagit, yung mga nabanggit po kanina. MS, si Ma'am Beth Ortiz. O, di ba? Ma'am Beth, hello. Nandito po si na Mr. King. Ayan. Kumusta, ma'am? Ayan. So, yun po, no. Bukod sa pagtulong sa mga out-of-school youth, out-of-school adult natin sa komunidad, yung pagtulong ng mga different kinds of skills training, livelihood training, community pantry, at yung donation po ninyo ng mga simple, ano po yung mga dinonate ninyo? Baka meron ng donation na hindi nyo nabanggit. Alam ko, yung mga nabanggit, meron donation. Wala po kayong naibigay na mga donation. Ay, ako na po yung magbabanggit. Bond paper. Ay, mga gano'n, yung mga ginagamit po. Tinitingnan ako mga Maris. Mga bond paper. Nakalimutan daw. Hindi ko lang na, ano pa po yung mga dininate ninyo? Yung mga, kahit hindi nyo sabihin yung lugar, yung mga things lang na ginagamit. Lalo pat ngayon sa panahon ng pandemya. Sige po. Blackboard. Ma, yung mga blackboard. King BJMP. Poretang modules. Yeah, modules. Alam niyo po ba nakasama natin silang nagpiprint si Ruel ng modules? In fact, bumili po ng tatlong printer. Kasi po, madaling masira. Sila po ngayon ang nagpiprint ng ating mga modules sa BJMP. Kaya't pag dineliver na po sa BJMP, ready na po yung mga activity sheets po nila, Sir Ruel. Kaya nabanggit po kay Sir Ruel kahapon, ready na po yung mga activity sheets. Na, di ba, nag-deliver last week? Tama po ba? Ayun. Ano po yung request naman sa inyo ng BJMP? Bukod po doon sa sports, meron po ba yung meron pa po ba? Sige, opo, bukod sa dun sa board, gagamitin niyang sa sports eh. Kailan meron silang palaro doon. Bukod po doon, ano pa yung nire-request, meron pa po bang nire-request sa inyo yung BJMP? Yung request niyang iba, yung sa training, ano? Trainings. Okay, training. Ibang trainings. Soap making. Ayun. Sa mga awin. Soap making po. Ano pa? Sa sir po. Sige, sir. Meron pa yata ano, t-shirt printing. T-shirt printing. Okay. Nano pa po? Itang karetan pong babae. Kasi balo ko. Sabi na atin lang re-request kaya kayo, ranking babae. Nano ya po ito? Pang rug making. Ayun. Babae. Ma'am Maris, rug making, pot holder. Ayun po, kaya sabi namin, Ma'am Norelle, humihingi kami ng maraming used na t-shirt para gagamitin sa paggawa ng rug pot holder para sa mga babae po sa jail. And
Yung mga PIB po ang gagawa ng frame. Am I right po, Mr. King? Yes. Yes. Ay, di yata sumasagot yung mga iba. Kayo po yung gagawa ng mga frame. Ayan. Madali lang naman po yung mga frame. Tigda dalawang po. Ayan. So, yun, Mama Risa, yung video natin yan. So, next week, Sir Alvin, punta na tayo doon sa BJMP para i-ready na yung mga gagawin natin. Ayan. So maganda at marami yung programa ng mga PIAB natin na partner natin sa ALS na hindi nagsasawa. Actually po, kung hindi ako nagkakamali, ang PIAB, nag-start po yan ng pagsimula pa lang po ng mga trainings na pagtulong na is 1994, Sir King. 1994 hanggang present po. Ayan. Kaya lang yung iba, pagka po ganyan, hindi na nila sinasabi. Late lang po kasi mula nung nagka-pandemic, doon po parang umusbong. Kasi nakita nila na maraming nangangailangan. At isa pa po doon, nakikita nila yung ginagawa natin, yung pinopost natin, ma'am. So sabi, doon nila naisip na, why not na hindi tulungan ang ALS? Ayun. So sabi ko nga, lagi natin kasi nakikita si Consihal Compressor doon sa San Vicente Ebus. Kasi every Thursday po kami doon at lagi siyang present. Siya yung sumusundo sa mga iba nating learners. Imagine sinusundo sila, no? Ayun. Okay? Mm-hmm. So, panghuli po, kahit na maganda yung talakayan po natin, tatapusin na natin, wala na tayong break. Tatapusin na po natin. Final words po. Simulan natin kay Sir ng Florida Blanca. Sir, sige po, Sir Ariel. Go ahead. Baka meron po kayong gustong pasalamatan, batiin kahit sa simpleng paraan lamang at kahit kaunti lamang po. Sige po, go ahead po. Kambena po ni Ngals, ikaming piyabe, andake sumuport ang dyanan mong oras. Talo, salamat. Wow, galing naman po. Pasibahin po, BBMing kapasalamatan muna kay Kikatang Radio Station, karing Kikatang mga Shibagaal sa teacher, karing pong kapatid ko Kenny, karing Piyabe. Pasalamat kayo po kayong masanting fortunate na ini, apayabot, kapamilatan na po ng radio station na ini. Apayabot mo po kayo nung naano po yung katatalakara po ng kayong organisasyon na Piyabe. Alangaliwa pong imbut nung ngayon sumahob ka rin ang taong mga ilangan, lalo na po at yung ang taong at yung kakaralumduman. Takal po salamat. Thank you very much po, sir. Sir Bong? Kumusta ko po rin ka Bariumi, rin kang aliwang bansa rin, din ka Bradmi, po rin lalo din pamilya ko, lalo na iponpon. Takal po salamat. Hello, Punpun! Ayan, sige po, sir. Sir, from Florida Blanca, Sir Bernie. Benji. Sige po. Papasalamat po ka rin alang sawang susuporta kayong Piyabe, lalo rin kayong aliwang bansa. At nagdagan nyo na po yung mag-ingat kayo. Salamat po. Sir Fortun? Apo. Sana po yung radio station 99.9 yung asasawa kay kami, kayong Piyabe, yung po kayong ALS na agigest na kami at abibiyay mitangge kaming opinion upaya ang pong plano para saan lalo na ka rin taong mga ilangan. Thank you. Something kong background naman, Ma'am Ruth, ha? Ayan. Simulan na niyan, Ma'am Ruth. Next po, Sir Chris. Alos sasabi na ng aning kapasalamatan, pero ulitan ko pa salamat kami kay Guagua Radio Station, karing ALS teachers, karing Piyabe, sana Kambera rin, at syukeng aliwang bansa, in Piyabe, patuloy ang mag-obro, patuloy ang sumuporta kayong ALS o kayong mga liwa. Okay, next po, sige po, Sir Rocky po ng Bacolor. Uy, albenda kayo po rin Kenny, oh. Bibini po yung pamilya, pasalamat kay kayuan at masa kayo po nung naning agyunang isahop ng Piyabe at wang gamat ipayabot mo kay kayo basta kita pong agyumi dahil po salamat at may mingat tangan po. Okay, so bayo kaya po papagsalitan ni Sir King, sinilip ya po ikini Madam Suset Malyari na inke yung kaluguran asawa kayabe po kanu kay Piyabe kasi
Oh, yes. And actually, yes. Opo, abeye po ito. Ciao, tuyo po. Sabi ko po kayo, albenda kayo ng po kanyan kini. Oning, kakarog kayo po. Ay, ko pala masanting albenda. Kakarog lang, Ma'am Maris. Ma'am Norily. O, sige po. Mayroon. Sir King, sige po. Ay, tapo man niya ra. Pasibayo po, pasalamat kami kay Radyo Guagua 99.9 FM. Kang Mayor, Mayor, dakal salamat. Kiyang Alpha Mike, Aldwin, thank you for having us. Ingals Pampanga, kang Ma'am Norely, Chukeni, ni Sir Ruel, ang boss na kayong Als Pampanga. Ni Madam Susette Panyari, yung asawa na iwili. Brother Mia. Yes. Buri ko na lang mang may banggit na din din ng Kapitan Del Barrio na ng San Isidro. Ah, okay. Then brother tayo naman tay Frankie Morales. Mm-hmm. Ang puwing barangay captain ng Ascomo. Ah, yes. Lodi Valencia. Yes. Okay. Pasensya na po doon sa mga hindi nabanggit, no, ng mga kapitan. Binanggit po nila kasi kasama po nila sa organization. Pero marami na rin po pala mga kagrupo ninyo na naging kapitan na, no po. Okay. Sa Minalin din meron. Okay, next. Ma'am Norely, baka po yung mga gusto niyong pasalamatan, batiin sa ating division. Sige po, go ahead, ma'am. Maya Payabak po, muna po, pasalamat mo po, Karing Piyabe, na tunay pimpong matibe, na salamat po kayo kayong support, metong po kayong support na ning, metong po kayong advocacy na po ning ALS, yapin po itang kaya kami project special, itang kaya kami po partnership with the stakeholder, kalupayo po. Babatiyan kaya po, din kayabe po kayong ALS, din kayong ALS West Sector, hello po, at din kayong at yung office po. Sir Ruel, ang po rin kaya may kong EPSA, maya pa abak po kaya kayong sabla. Okay, so, pasibayo po kayong ikatamong very supportive Mayor, Mayor Dante De Torres, Vice Mayor Sajid Ganyan Yusuf, all SB members, Madam, Sir Jun Panganiban, Sir Aldwin and staff, ayan, ing anak, ing abe na pong Sir Aldwin, anak ng ikong si lagi daddy mo, sir. Ayan, may itong niya ka rin may sinuporta king Little League. O, oh, diba? Hindi lang. O, oh, Man Jimmy. Ah, okay. Anak ng Yapin niya, yaitang anak ka malating, alam. Oh. Ako na yung susundo. Ayan. Yapin niya po yan. Yada ka. Wow, sir. Ayan po, salamat pong dakal kaya kayo ngan. Of course, Sir Alvin, sana yaka sa asawa. Karem pong EPSAS na mo ngan, buong division. Although, banggit na na pong madam na din. At makanya man po, although mas ang tingin kaya katamong talakayan, burimi pong imbuong ALS Pampanga, kambening West Sector, at ting kanakong pamilya, pamilyang Fajardo. Makirami kami po kang Sir Wesley Mandap. Meteya po igi father na. Ngayon po yung living na niya po. So, makirami kayo nga po kayo, Sir Wesley, ating Piyabe. Rekyaktam bisita ngayon yung kaurasan. Yan, condolence po. And okay, so of course, nigya kaming supervisor na very supportive, Ma'am Neng Pikiros, at siya po kayo ni Inga Kabaryo yun. Ayan, Kabaryo na pong Ma'am Neng Pikiros. Kaya kami pong principal, Madam K. C. Medenceles, teaching force of Palomas Elementary School, all barangay captains of West Sector and East Sector, Guagua, SK, lahat po kayo, maya pa, bak po kayo yung ansabla, karenggang sa support na king ALS, of course, karenggang tamong bida, karenggang tamong learners, karenggang estudyante nga napin, dakala salamat kung kaya kayong pamakiramdam, o tanong atin man pong eme banggit, eme sambitla, ikay na pong balang magpasensya, pero rin nga bimi pong ALS implementers, West Sector, good morning po kayo, ALS implementers in the Division of Pampanga, Ma'am Ruth at Chupukeni, siyempre special mention, huling at Chupukeni. Seralan dyan nga layman, ba't natin mag-chat-cha po kasi at ila pong meeting, ngayon po miras. So, at siyempre ka Ma'am April, na very supportive at pag-volunteer po king kiyaktamong programa, king alas mo rin po niya, alam sawa. And Ma'am Noril, thank you very much for coming po niya. Kasi po, minonitor na kami kanyan, lalawin na po nung kakarog kayo po orally.
Ma'am Norilyn, eh. Ayan. Subasibay po. Dakala-dakala salamat kay kayungan. Keng tuto keng Miyerkules po, ing in charge po kanyan deng mag air po reng keng south sector headed by Sir Wesley Mandap itapimpong kepalyaran din. So yun po, kung kayo ay may katanungan tungkol sa ating aralin na napag-usapan kanina, sabi nga po is pwede naman mag-message. Siguraduhin tumutok sa ALS sa Radyo Guagua 99.9 FM tuwing Miyerkules ika-siyam ng umaga hanggang 11:30 po ng umaga. Okay. Hanggang sa muli, ako si Sir Alvin Manalang, Mama Risa Fajardo, Edna Lini Fajardo, na nagsasabing laging tandaan, sa ALS laging may pag-asa. Ito ang ating buhay, tumo sa magandang buhay. Hanggang sa susunod, paalam! From the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang gapat at maasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang gapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Thank you.
Wow! Swabe talaga! Sobra! Nakaka! Di mo alam, miss kami, nababalik sa'yo. Kami nang gigigil lahat sa'yong labi. Sa hita mo na kay puti. Di na alam kung ano ang aming gagawin. Kapag nakikita mukha mong kay ganda, sumasaya ang tanawin. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang isang tulad mo. Nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabi, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Kapag lumalapit, biglang sumusunod.